Milyong-milyong palakpak for Mr. Arthur. Palakpakan naman natin siya. Good morning! Wow, yung iba hindi na nakapagsalita ng good morning, nakatitig na lang sa akin. Yan, before po tayo mag-start, batiin ko lang po lahat po ng nanonood sa atin via Justin TV kasi tayo po ay live na napapanood sa buong mundo. Yan, good morning sa lahat po ng nanonood sa atin via Justin TV. Good morning. Anyway, sino po yung mga first-timers? Okay, lalaki din kamay. First-timers! Yan, talapakan natin mga first-timers natin. Gusto ko naman makita yung mga taong nag-invite sa inyo at mga AIM Global Distributors. Palawakan din naman natin. Yan. At gusto ko pong i-start ang ating presentation sa pagngiti sa katabi mo. Okay lang ba bigyan natin ng magandang ngiti yung katabi mo? Left and right. Mas ngitian mo yan kapag yan ang taong nag-invite sa'yo. Yan. Sige, bigyan mo ng magandang ngiti yan. Yan, yung iba ito, parang may hinanakit pa. May mukhang may sama ng loob pa. Yan, bakit ko po kayo pinapag-smile? Masarap ba pag nagsasmile? Yes! Masarap ba pag nag-smile ka, yung taong inismilean mo, nag-smile back sa'yo? Yes! Alam niyo po ba, according pala sa research, every time pala na ngumingiti tayo, nagsasmile tayo, happy tayo, and feel good inside tayo, yung body pala natin nakakapag-release yun ng chemical. At yung chemical na yon, yung nakakapag-dictate ng aura natin. Kaya pansinin mo yung mga taong laging masiyahin, laging nagsasmile. Diba gumaganda? Parang ako lang. Diba? Ibig sabihin, pag lagi wala tayo, napapractice natin, nagiging habit natin, nagiging attitude natin at character natin, ang pagngingiti, ang pagsasmile, gumaganda pala tayo everyday at gumagwapo. Gusto nyo ba yun? Okay lang ba? Bigyan mo ulit ng magandang ito yung katabi mo. Yan. Kanina, ayaw-ayaw. Nung sinabi kong gaganda at gumagwapo, grabe yung ngiti talaga. Sobra-sobra. Yan. At kapag pala lagi tayong masaya, lagi tayong nagsasmile, pag napapractice natin siya, hindi lang pala tayo gumaganda at gumagwapo. Nakakapag-attract din pala tayo ng tinatawag na mga positive energies and opportunities. Pakisabi nga po, opportunity. Yan, yung taong nag-invite sa'yo, okay lang ba tignan mo yung mata sa mata? Yan. Yung taong nag-invite sa'yo, kung bakit ka kinulit-kulit talagang umupo dito, pina-attend ka. Dahil meron po yung nakitang opportunity. Opportunity na pwedeng makatulong sa ating lahat at hindi ka magsisisi. Bakit ang lakas ng loob ko sabihin sa'yo hindi ka magsisisi? Dahil 4.5 years ago, sa mga first-timers, naging first-timer din ako. Ang difference nga lang natin, kayo po dito sa seminar room, ako po sa Jollibee. Okay lang ba magkwento? Yeah. Yan, yung time po ako na-invite, ako po ay estudyante. Yung taong nag-invite sa akin, syempre estudyante, schoolmate ko. So itong taong to, lagi akong kinakabahan kasi tuwing tumitingin siya sa akin, alam mo yung may parang may balak na masama. Naka-experience na kayo ng ganun. Lagi siyang tumitingin sa akin. At tipong parang may sasabihin na nahihirapan siyang sabihin, humahanap ba ng ano, ng tiyempo. Noong nakahanap siya ng tiyempo, lumapit siya agad-agad sa akin. Paglapit niya sa akin, sabi niya, Michelle, pag sumama ka sa negosyo ko, yayamang ka. Pag sumama ka sa negosyo ko, magiging milyonarya ka. At pag sumama ka sa negosyo ko, lahat ng pangarap mo, pwedeng matupad. Eh, yung taong yun, lalaki. Mga babae, pag kaya sinabihan ng gano'n, ano magiging reaksyon nyo? Ha? Sama agad. Magkakataon na. Noong time po na yun, ako po yung na-shock. Na-shock at natakot. Sabi ko, ano yan? Anong negosyo yan? Sabi niya sa akin, basta sumama ka, basta may mag-i-explain, hindi ako. Basta sumama ka lang sa seminar. Anong seminar yan? Anong oras yan? Basta sumama ka sa akin, 7 p.m. to 10 p.m. Anong seminar yan? Seminar gabi? Parang sabi ko, anong seminar yun? Parang illegal ata. At hanggang alas 10, sabi ko, estudyante ako, parang kinakabahan ako dito. At lahat pa daw po ng pangarap ko pwedeng matupad. So, syempre ako, sabi ko, naku, iba na lang yung ano, iba na lang kausapin mo. So, nung sinabi ko, iba ang kausapin mo, iba nga talaga ang kinakausap niya. At lahat po ng pinipili niya, lahat may mga itsura. Sabi ko, patay, parang bugawan ang nangyayari. Yan. But kidding aside, itong taong to, ginawa yung business
Then after 6 months, kung excited siya nung lumapit sa akin, binalikan po niya ako after 6 months, mas excited na. Tanong niya sa akin kung bakit? Dahil nung time po na yun, dala-dala niya yung brand new Mitsubishi Lancer niya. Palapakan niya naman yun. Dahil ako po ay madudang tao at negative talaga. Sabi ko, naku, yung sasakyan mo, wala pang plate number. Wala pang ano, alam mo yung sabi ko? Walang gaskas, sobrang bagong-bago. Sabi ko, naka-plastic pa ang mga upuan. At amoy bago talaga. Naku, hindi mo ako madadala dyan sa sasakyan mo na yan. Pero at the back of my mind, sabi ko, kung illegal yung business niya, kung magkakotse na naman ako, parang pwede na din. Parang nabago din yung ano, yung isip ko. Pero dahil nga negative po ako, naglalaban po sa isip ko kung maniniwala ako sa kanya o hindi. At nandoon pa sa akin yung pride. Tanong pride, yung tipong meron siyang kotse, estudyante siya. Ako, estudyante din, pero naglalakad lang. Diba? Madalas sa atin ma-pride. Tama ba? Kahit ayaw aminin lahat tayo may pride. At ayaw natin natatamaan yun. At ayaw natin nalalamangan tayo. Kasi sabi ko, naku, sige, iba na lang. Magkakakotse din ako. Mag-aaral ako ng mabuti para pagka-graduate ko, makahanap ako ng magandang opportunity para makabili ako ng sarili kong sasakyan na mas maganda. Sasakyan mo, ang yabang. Diba? Siyempre, ganun tayo lagi. Tama ba? Yan, ganun lagi iniisip natin. Pero naisip ko naman, kung estudyante siya, estudyante ako, habang nag-aaral kami, siya kumikita at may kotse, bakit hindi ko kaya subukan i-open yung isip ko para subukan ko din yung ginagawa niya? Baka yung mangyari sa kanya, mangyari din sa akin. Posible po ba yun? So, yung time na yon, sabi ko, sige na nga, titignan ko lang yan. Titignan ko. So, nagtanong-tanong ako. Sakto po, yung kuya ko naman, kuya ko, brother ko, eldest brother namin, siya, sumama dun sa nag-invite sa pangalan po ng Ryan Ricalde, yung kuya ko pangalan Mark Go. So, yung taong ni yun, yung kuya ko, sabi niya, naku, sumama ako sa business ni ano, ni Ryan. Habi ko na naman yan, baka yun na naman yung monkey business niyo. Alam mo yun, dahil puro ako, duda. So, sabi niya sa akin, etong negosyo namin, pwede ka talagang kumita ng malaki. I-open mo lang yung isip mo. Noong time po na yun, kaya hindi po pala ako, hindi ko naiintindihan lahat ng sinasabi nila sa akin kasi nakasarado yung isip ko. Alam niyo po ba, walang magandang bagay sa taong nakasaradong isip. Naniniwala din po ba kayo doon? Kahit ano palang sabihin nila sa akin na pwede akong kumita, pwede akong magka-coach, pwede akong makapag-travel abroad. Dahil nakasarating isip ko, sinakdown ko yung isip ko. Dahil nakafocus ako na mag-aaral ako ng mabuti pagka-graduate ko, tsaka lang ako maghahanap ng opportunity. Nakasarado po yung isip ko noon. Nung tinry ko pong buksan yung isip ko, lahat ng sinasabi nila na pwede pala akong kumita dito, lahat po yung nangyayari hanggang ngayon. Pero ang time na yun, dahil din ako nagdududa, dahil nung tinanong ko sa kanila, yung negosyo nila, ang sinabi po nila sa akin, ang type po ng negosyo nila is network marketing or networking. Pag narinig mo ang networking na nasalita, ano agad maiisip mo? Ano agad? Scam. Kita mo? Ang bilis, di ba? Lumabas agad sa bibig. Parang natural. Scam. Ano pa? Pyramiding. Pag wala kang career, wala kang profession, patapon ang buhay mo mag networking ka. Lahat ng negative, ang alam ko, networking. Bakit ganun ang naisip ko? Dahil sa atin po, lahat po tayo, karamihan sa atin, kung ano yung sinabi ng environments, kung ano sinabi ni tita, ni kamag-anak, ni friend, na negative, hindi mo lang tayo nag-research. Pansin nyo ba yun? Naniniwala agad. At pag naniwala, kinuwento pa, may dagdag pa. Kung di may dagdag, may bawas. Pero bakit po ako nandito? Dahil nung fourth year college po ako, aside po dun sa results nila, nung fourth year college po ako, last semester ko sa school, nagkaroon po ako ng subject na network marketing. So doon ko naiintindihan lahat ng network marketing pala, it's a legitimate business. Legal siya na negosyo na nag-evolve lang. Paano ba yun? Karamihan sa atin ang alam pang negosyo. Manufacturer, tindahan, may bibili na kliyente. Pansin? Ang network marketing pala, it's a word of mouth business.
papag-aralan mo yung sistema, yung produkto, yung sistema, yung marketing plan, tapos ikukwento mo. Pag kinawento mo, saka ka babayaran ng company. Ganon, word of mouth business. At pag sinabi palang networking, especially sa ibang bansa, especially po sa US, yan po yung mga taong nire-respeto. Yan yung mga multi-millionaires. Pero bakit sa Pilipinas, pag sinabi mong networker ka o nagne-networking ka, nilalayuan ka ng tao? Bakit? Kasi ang mga Pilipina po hindi po well-informed. Compared po sa ibang bansa na napaka-legal po, napaka-open nila sa network marketing or networking. Kaya nga po, isa sa mga goal ng AIM Global is to clean the name of network marketing. Maganda po ba yun? Palabahan naman natin yun. At ang network marketing, ito pala ang negosyo na kahit estudyante ka, kahit empleyado ka, kahit negosyante ka, kahit housewife ka, at kahit bakante ka pa. Ito yung negosyo na pwede mong gawin kahit part-time. Ako po personally, ginawa ko po ang negosyo estudyante habang nag-aaral po ko. Ginagawa ko po itong negosyo ito. At good news po nun, habang ginagawa ko negosyo, kumikita po ako ng maganda at nakabili po ako ng brand new Honda Jazz 2010. Palapakan nyo naman yun. So, ang part ko po today is to share with you yung mga reasons behind ng success ko. So, ano po ba yun? Yung company po natin, saka yung mga products. May nagtanong sa akin, bakit kasama yung products? Sabi ko po, ang pag-uusapan natin ay negosyo, business. Kapag business ba, kailangan ba may produkto? Kailangan may produkto kasi pag walang products, yun po ay madaling sabihin, yun po ay meaning po nun, yun po ay pyramiding or scam. Kaya po may products. At ang maganda niyan, yung products po na isashare ko po sa inyo, lahat po yan, I'm sure, makakatulong po sa inyo. Pero bago po ako mag-start, okay lang ba buksan natin yung isip natin? Yes! Okay lang po ba yun? Yes! Pero tuturuan ko po kayo paano sumagot ng yes. Same global po kasi maraming culture. Yan. Ibig sabihin, pag maraming culture, may kakaiba. Pag mag-yes ka dito, may lambing. Kailangan, yes. Sasama mo pa ng magandang ngiti. Okay ba ba yan? Yes. O, diba mas maganda pakinggan kesa kanina, parang kalat-kalat lang? At alam niyo po ba, kailangan pong sumasagot tayo. Dapat mayroon talaga audience participation. Kasi ang galing pala ng speaker, depende po yan sa audience. At tinutulungan ko na rin po kayo. Bakit? Kapag palang bibig natin, matagal na naka-close, 2-3 minutes ang naka-close. Yung sa bibig pala natin, may mga bacteria pala yan na nag-mutate, na dumadami. At once yan naka-sara at hindi mo yan binubuka, naku, pag naisip mong buksan ulit, bad breath ka na pala. Gusto niyo ba maging bad breath? No. Gusto niyo po ba? Ayaw niyo po. So, okay lang ba pag may tanong, may sagot? Yes! Oh, di mas maganda. Tama ba? Yes. Yan. So, our company po is named AIM Global or Alliance in Motion Global. Pakisabi nga po, AIM Global. Yes. Yan. Alliance in Motion Global. Nilaunch po ito. Nag-start tayo ng March 18, 2006. So, we are proud to say na 7 years na ang company natin at nakapag-create po tayo ng 700 millionaires. Palapakan naman natin. Yan, Alliance. So, sino ba yung nagsama-sama dito sa company natin? But before that, ang goal po ng company natin ay to help people to have great health, great wealth, and also great education. Ito po ang ating mga board of directors. First po si Dr. Ed Gabando, ang ating President CEO, in partnership with Engineer Francis Miguel, ang ating VP for Finance, and with Mr. Raymond Asprey, okay, kilala po siya sa John Asprey, na ating VP for Sales and Marketing. Sila pong tatlo are all 100% Filipino. So, Filipino-owned company po ang company natin. Filipino-owned company, and yet, ang dami po nating mga achievements. Si Dr. Ed Gabantog po, noong 2010, inawardan po siya, inacknowledge siya ng entrepreneur as one of the top most outstanding entrepreneurs sa buong Pilipinas. Ating VP for Finance, Sir Francis Miguel,
Last month po, 2 months ago pala, February, galing po kami ng Bulacan. Siya po rin ay inawarded one of the most outstanding Bulacan businessman. Palakpakan niyo naman po yun. Yan. At tayo po ay Asia's most outstanding MLM direct sales. Asia's most outstanding nutraceutical foods po yung product po natin. And we are proud to say, tayo po ay pinansin ng BIR, Bureau of Internal Revenue, as one of the top 1,000 companies with the highest remittance of withholding tax. Pag tayo pinansin ng BIR, ang company ba natin, legal o legal na legal? Yan, legal na legal. Sa dami po ng ginawa nating milyonaryo, sa laki po ng sales po natin, tayo po ay billion peso company. Palakpakan nyo naman yan. Yan. At sa dami po ng numbers of distributors natin, we are proud to say, ang AIM Global po, ang number one network marketing in the Philippines. Yan. And ini-invite ko din po kayo on April 28, tayo po ay merong anniversary celebration sa MOA Arena. Yan, tanong nyo lang po sa taong nag-invite sa inyo at tumingin na rin po kayo ng mga posters, nakapost din po yan. Anyway, yan, sino bang partner na tong, nitong AIM Global na to, tong company po natin? Pakisabi nga po, Nature's Way. Yan, Nature's Way is a billion-dollar company na over 45 years na nag-exist sa US. Nasa Springville, Utah, USA po siya. Siya po yung manufacturing company po natin. At ang maganda niya, lahat po ng products natin nag-undergo sa more than 200 medical doctors, herbalists, scientists who's doing the extensive research and development. So lahat po ng products natin clinical studies, safe and effective. At ang maganda po niyan, yung mga products din natin na US FDA approved. Ano po yan? Ang counterpart po niyan dito ay BFAD. Meron halal and kosher certified. Kaya naman, we are proud to say ang Nature's Way type company po natin, ang number one food supplement and herbal company sa US. Palakpakan naman po natin yun. Isa pa po sa na-inlove ako sa Nature's Way dahil lahat po ng products natin mataas sa ORAC value. Pakisabi nga po, ORAC. Yan, ORAC po meaning Oxygen Radical Absorbance Capacity. Ito po yung method na nagme-measure ng mga antioxidants sa isang food supplement. So meaning, lahat po ng kinikater po nating mga products, lahat po yan mataas sa antioxidants. Pakisabi nga po, antioxidants. Yan, layman term, antioxidant, anti-cancer, anti-diabetes, anti-hypertension, anti-aging, mga panlaban po sa mga sakit. At ang cause na kung bakit tayo nagkakasakit ay tinatawag pong free radicals. Pakisabi nga po, free radicals. Kung mapapansin nyo, binubugbog ni antioxidant si free radicals. Ibig sabihin, nilalabanan, pinapatay ni antioxidants yung mga free radicals. Example po ng mga antioxidants, fruit, vegetables, mga meat, yung mga greens. Yan po yung mga examples po niyan. What else? Factors that affects our health and make us sick. Ito po yung free radicals. So para po mas maintindihan po natin lahat, ito po yung meaning. Nilagyan ko po ng meaning yung radicals natin. R, radiation. Simpleng pagtawag sa phone pala. Simpleng pagnood sa TV. Simpleng pagstay sa laptop, sa computer. May radiation pala na nakakasira sa loob ng katawan natin. A, aging. May nagtanong sa akin, bakit ang aging? Bakit ang pagtanda kasama sa free radicals? Well, according sa research pala, habang tumatanda tayo, especially pag 30 years old na tayo and above, yung katawan natin, nababawasan yung production ng antioxidants. Meaning, habang tumatanda, yung tumataas or nag-i-increase, yung pwede tayong magkasakit. Kasi wala po tayo or nababawasan yung panlaban natin sa mga sakit. So the more na nagmamature tayo, kailangan the more antioxidants yung tinitake po natin. And A, air. Meron akong tanong. Mahirap or mayamang ka man, pare-pareho ba tayong hanging nilalanghap? Yes, wala kang mapipili, di ba? Especially dito sa Metro Manila, taga dito po tayo. So, pagbukas pala ng bintana, ano mamay mo?
Yan, usok na agad. At hindi pwedeng hindi tayo huminga. Yan, mamamatay po tayo. So, kasama rin sa free radicals yun, air pollution. B, drugs, side effect ng mga drugs. Pag pala medyo sininat, sinipon, medyo nahilo, kailangan hindi muna agad umiinom ng synthetic drugs. Kakainom ng synthetic drugs, may immune na yung katawan mo sa synthetic drugs. At the same time, kapag too much po ng intake ng synthetic, kahit paracetamol pa yan, kahit may mefenamic pa yan, alam nyo po ba na nakakasira po yan sa liver po natin. So, anuman yung marami, anuman ang sobra, laging masama sa kalusugan. Naiintindihan po? Yan, ano pa? I, infection. C, chemicals. Kasama din po yan sa mga food preservatives. A, alcohol. Kapag palang alcohol, sinabayan ng smoking. Yan, tapos lagi ganun yung ginagawa. In a long run, pwede palang magkaroon ng cancer, start palang sa mouth, sa bibig palang po. Start sa mouth, papunta sa larynx, sa throat din, papunta sa lung, even sa stomach, pwede ka rin po palang magka-cancer sa ganun. Pag po pinagko-combine yan. L, pakisabi nga po, lifestyle. Anong usong-usong lifestyle ngayon? Tanong niya sa akin kung ano? Pagpupuyat. Kala niyo kung ano usong lifestyle. Bakit? Kung noon wala naman masyadong trabaho sa gabi, ngayon po marami. Kahit nga wala kang trabaho sa gabi, dahil marami kang pwedeng pag-aabalahan tulad ng TV, tulad ng iPad, iPhone, Facebook, di ba? Mga computer games, tama ba? Ako nagulat nga ako eh. Nag-check lang ako ng mga pictures kasi bihira po ako mag-Facebook. Nag-check lang ako ng mga pictures, nagulat po ako, may araw na. Sabi ko, grabe naman, nagtitingin lang ako ng mga pictures, nakakaaliba, titingnan mo lang. Yun pala, kapag pala lagi tayong puyat, yun po yung nauuwi ng yung tipong Alzheimer's, yung medyo nakakalimot ka na. At meron po kong nabasa sa internet, if you want to have a sharper mind, kailangan pala natutulog tayo at least 8 hours per day at night time. Kasi pansin ninyo, kapag natutulog tayo sa umaga, kahit ang haba-haba na tulog natin, parang pagod na pagod. Pansin nyo ba yun? Kung na-experience ko yun, sabi ko parang lalo akong nahihilo kahit 10 hours na ako natutulog. Kasi yung body clock po natin, panggabi talaga. So hindi tayo dapat nag-iiba kasi wala naman tayo sa ibang bansa na sana yung katawan natin na pang night time. What else? A lifestyle, exercise. May mga tao pag narinig ang exercise, ang iniisip agad nila, gym. No, hindi po. Simpleng walking, simpleng mapawisan ka, diba, sa mga ginagawa mo, yun po ay exercise na. So, hindi mo kailangan pumunta ng gym. Pero maganda rin, kung meron kang chance or meron kang time, mag-gym. What else? S, stress. Sino dito mga stress, taas ang kamay? Mga stress. Hindi po may stress. Stress. May mga nagtaas ng kamay, stress. Kasi sabi ko kanina, napamiss tuloy ako eh. May stress. Pasensya na. Stress. Nung bata ko, pag sinabing stress, akala ko, pag tumanda na ako, tapos pag may sobrang dami kong problema, akala ko yun nung stress. Yun pala iba na ngayon. Pag sinabi palang stress, kahit simpleng nanonood ka ng TV, tapos yung TV na pinapanood, palabas na pinapanood mo, naiinis ka sa mga eksena. Yung inis pala na yun, stress na pala yun. O kahit meron kang kaibigan, tumawag sa'yo. Ang laging bungad lagi, tumatawag lagi sa'yo, hindi para mga musta, kundi para magsumbong. Puro negative. Yung stress pala na yun, yun po ay nakaka-affect at na pwede tayong magkasakit sa simpleng ubot sipon hanggang stage 4 cancer. At pag sinabi palang cancer, guys, eto pala yung sakit na traidor. Bakit? Pag 1 and 2, halos walang nararamdaman. Feeling mo healthy ka. Yung routine na ginagawa mo everyday, kaya mong gawin. Pagdating ng 3 at 4, feeling mo healthy ka. Bigla na lang sumakit ang ulo mo. Sumama ang pakiramdam mo na walang ka ng gana o di kaya nahimatay ka. Pagdala sa'yo sa doktor, sasabihin sa'yo ng doktor, "Naku ma'am, naku sir, kainin mo na lahat ng gusto mong kainin. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. The 6 months to 1 year ka na lang." Ganun po ang cancer. Mabilis po siyang kumalat at marami pong klase ng mga cancers. Ano pa sa stress? Ano pa sa S? Smoking.
Marami po akong iniikutan ng mga lugar tuwing tinatanong ko to. Sino dito ang naninigarilyo? Aba, wala pong nagtataas ng kamay. Bakit? Alam nilang nakakamatay na. Mga nauna, nakakamatay na. So ngayon, iibahin ko yung tanong ko. Sino dito ang may kakilalang naninigarilyo? Yay, madami na! Alam niyo po ba ang one stick of cigarette, isang stick lang po ng sigarilyo, ang equivalent na pinapatay niya sa loob ng katawan natin is 1 million cells. Pakisabi nga po, cells. Ang cells pala, ito pala yung pinakamaliit, smallest unit functional part ng katawan natin. From head to toe, we have 70 to 100 trillion cells in our body. May nakausap ako ngayon. Isang stick lang naman per day. Meron naman akong 70 trillion minus 1 million. Diba? Nag-subtraction pa siya. Sabi ko, kahit nga hindi ka nagsasmoke. Kasi meron pong tinatawag na first hand, yun siya yung nagsasmoke. May tinatawag na second hand. Anong second hand? Siya yung nakakalangap. At meron pong bago ngayon, yung third hand. Ano yung third hand? Ito yung, for example, pumasok ka sa isang smoking area. Di ba may mga ganun? May restaurant or may coffee shop, may mga smoking area, smoking room. Pagpasok mo doon, nag-stay ka ng ilang minutes. Paglabas mo, inamoy mo yung damit mo, inamoy mo yung buhok mo. Yung smoke pala yun, yung naamoy mo na yun na pala yung tawag na meron yung tissues at meron yung cells. Ito yung sinasabi ko kanina. Di ba pinakamaliit siya? At ang paborito ng free radicals, sirain, yung pinakamaliit. Ito agad yung pinupunto rin yung sirain dahil pag nasira yung cells natin, automatic pala yung tissues nasisira din. At pag nasira yung tissues, sunod-sunod na yan, may domino effect. Nasisira na yung organs, yung sistema, at yung buong katawan natin. Kaya pala tayo nagkakasakit. At maraming tao nagsasabi, wala naman akong nararamdaman ni. Ang bata-bata ko pa, okay lang kumain ng matataba, okay lang hindi mag-exercise, okay lang na hindi alagaan ang sarili, okay lang hindi magpa-check up. Alam niyo po ba, ang mga Pilipino po, hindi po regular nagpapa-check up. Naniniwala po ba kayo doon? May dalawang reasons pala kung bakit hindi nagpapa-check up. Number one, ayaw malaman ang sakit. At number two, may bago po ngayon. Alam niyo ba yung bago? Gusto niyo ba malaman? Yeah. Yan. Baka magkasakit pag nakita ang bill. Di ba? Pag nakita, high blood. Yan atake. Bakit? Inhale, exhale. Di ba? Hindi pa yun executive check-up. Malaki ng bayad. Pero kailangan pala, according sa research, once or twice a year, kailangan po tayo nagpapa-check-up. Kasi mas mahirap at mas malaking gastos kapag nandyan na yung sakit, tsaka lang natin i-cure. Alam naman natin tong lahat na prevention is better than cure. Tama ba? Na health is wealth. Tama ba? Kahit alam na alam natin yan kasi mula elementary hanggang pagtanda, hindi pa rin po natin yan nagagawa. Tama ba? Ito po yung mga papakita ko mga pictures. Ito po yung mga top diseases sa buong mundo. Ano yan? Ito po pwedeng magkaroon ng breast cancer because of free radicals. Hindi po siya nakatapak ng chocolate, ha? Ito po yung paa ng diabetic, gangrene na po, nabubulok na yung paa niya. Yan. Smoking can cause a slow and painful death. Yan. O yan, ako. Mga paborito ng marami, ang sexy. Nakaya pa nila mag-two-piece summer. Pag yan makakasalubong mo. O di ba, parang ikaw yung mahiya sa katawan mo, no? Bakit sila tumaba nang hindi naman sila tataba kung healthy yung kinakain nila, kung healthy yung lifestyle nila. Tama ba? Too much intake of fatty foods, pwede kang mauwi sa heart attack. Ting lungs na, yan, healthy lungs, unhealthy lungs. Ito po, healthy liver. Pansin niyo ba yung muna yung healthy lungs? Di ba ang ganda ng itsura niya? Pag masyado tayong nakakalanghap ng pollution, ganyan ang nangyayari. Ito po yung liver, maganda ba itsura niya? Kapag po
pala tayo, lagi tayong kumakain ng matataba. Kaya nga may mga fatty liver na sakit, di ba? Kapag pa tayo minom ng mga synthetic drugs, kumakain ng mga hindi tama sa katawan po natin, ang liver lagi ang kawawa. Pwede pong balang magkaroon ng ganyan, unhealthy liver. Di ba, para kang... para ano, parang pinirito. At pagbahilig ka pala sa ihaw-ihaw, yan, pwede rin magkasakit sa liver. And according sa WHO, World Health Organization, with the increase of killer viruses, mutated super resistant germs, our only hope and defense must lay within our own immune system. Kaya naman pala natin labanin yung mga sakit na yan. Kaya pala natin pangalagay yung sarili natin. Basta papataasin natin yung resistensya natin, papalakasin natin ang immune system. And according din sa WHO, in order for us to remain healthy, we have to eat at least 5 different kinds of fruits and 5 different kinds of vegetables every day. Araw-araw. Tanong ko po, sino dito nakakain ng araw-araw 5 different kinds of fruit and vegetables every day? Meron po ba dito? Alam niyo po, ito pong 5 kinds of fruit and vegetables, dapat pala ang fruit kasing laki ng apple at iba-iba. Ang vegetable pala, kaya yung buhay natin, nagugulat tayo, fast na din. At kaka-instant food natin, magugulat ka, pati sakit, instant na din. Nagpa-check up ka, naggalit ka pa sa doktor. Naku, dok, mali talaga yung ano, result na yan. Wala naman kaming lying cancer. Hindi naman kami diabetic. Bakit ako may ganyang sakit? Hindi mo natanong yung sarili mo kung ano ba yung ginawa mo. Tama ba? Laging tayo yung responsible sa sarili natin. And according sa WHO, kung hindi pala natin itong kayang gawin every day, kailangan pala uminom tayo ng tinatawag na mga food supplements. Pakisabi po, food supplements. Yan. Food supplements, for your information, this is not a medicine. Kaya nga po siya food supplements kasi it is a food. Ang food ba kailangan araw-araw? At ang maganda niyan, kailangan po, yung food supplement natin, kailangan mataas sa antioxidants. At ang good news niyan, gusto niyo ba ng yan. C stands for cellular protection, cellular immunity, cellular energizer, cellular enhancement, cellular support, cellular nourishment, cardiac protection, and cancer protection 24 hours, 7 days a week. Bakit napalo na ng C24/7 natin? Kasi sa isang capsule lang po, ang laman niya, meron siyang more than 22,000 phytonutrients. Pakisabi, phytonutrients. Yan, phytomeaning plants, so nutrients coming from the plants. So meron tayong 29 vitamins, minerals, and trace minerals. Hindi lang po yan. Kasi dinagdagan natin siya ng 12 whole fruit juice blend. Pakasabi nga po, fruits. Yan, and yan, plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, and pineapple. These berries, maganda po yan in lowering bad cholesterol. And yung cranberry itself, maganda yan in preventing and curing UTI. Ano yung UTI? Urinary tract infection. So these fruits are all high in antioxidants. Pangpalakas din po ng immune system natin. Meron din siyang 12 whole vegetable juice blend. Ano yan? Parsley, kale, spinach, wheatgrass, Brussels, asparagus, broccoli, cauliflower, beet, carrot, cabbage, and garlic. Again, these vegetables are also high in antioxidants. And even tong garlic, di ba normal, tuwing nagluluto, laging may bawang, laging may garlic. Akala natin para sumarap lang yung luto, hindi pala. Sa medicine pala before, nung wala pang mga aspirin, ito po pala yung ano, ginagamit po nila. Na? Nagamot po rin nila. Ang maganda po niyan, itong mga vegetables po natin, matataas po yan sa antioxidants. Ilan dito sa C24/7 natin ang fruit and vegetables? 12. Ilan ang requirement ng WHO kanina in order for us to remain healthy? 5. Sabi ko, kahit doble yun pa.
ng WHO at National Cancer Institute, ang requirement ng doblehin nila, gawing 10-10, okay lang. Kasi ang C24-7 may 12-12, so pasok pa din tayo. Palakpan naman po natin yun. Next, we also have 18 amino acids, mga building blocks of protein, good for our muscles. Yan po yung nagre-repair ng mga muscles and tissues natin sa body. Meron tayong 14 green foods, spirulina blend. Pakisabi nga po, green foods. Yan, alfalfa, barley grass, dandelion, wheatgrass, melissa, lemongrass, nettle, thistle, chlorella, plantain, spirulina, and cilantro. Ito po yung mga green foods natin. Are all high in chlorophyll. Natatandaan niyo po ba ng mga science for? Sinasabi ng teacher, okay class? What is the green coloring pigment of the plants? Yan, chlorophyll. Akala natin para mag-green lang yung halaman. Yan pala, pag mas greener yung plant, mas mataas yung antioxidants na makukuha natin doon. At again, this mga green foods po, mataas po yan sa antioxidants. 12 yielding mushrooms, cordyceps, reishi, shiitake, hiratake, maitake, yabushatake, yabusatake, kawaratake, iwas, atake. Yan, dragazuling agaricon and meshima. Yan, para magkakarime, di ba? Atake, take, mamaya naman, pag-uwi nyo sa bahay. Pag dinanong kayo, saan ka galing? Anong oras na? Doon sa AIM Global, may products nga eh. Para saan daw yung product? Ewan ko, pang atake daw. Baka yun yung maisip nyo, ha? Pero kanina, sinabi ko, iwas atake. Ito pong iwas atake kasi mataas po ito sa antioxidants. At meron din po itong anti-cancer properties. So maganda siya pang prevent ng mga cancers natin. What else? 12 digestive enzymes. Mga probiotics, mga lactobacillus, good for our digestive system. Ang first pala na digestion, first process pala, it starts sa mouth. Sa bibig natin, alam niyo po ba yun? Hindi pala pagkakain, lunok agad. Dapat pala sa mouth pa lang, merong digestion na nangyayari. 20 to 40 times, kailangan nag-chuchu, ngumunguya ng pagkain. Sino nakakagawa dito? Nung college ako, ginagawa ko yun. Yung tipong parang ano, sabaw-sabaw na, tsaka mululunokin. Pero sa mga gustong magpapayat, naku, the best yun. Yung 20 to 40, gawin mo pang 50 yan para tunaw na, ano na, sobrang durog-durog na. Pero yun po talaga, yung proper way, how to chew our food. Dahil pag po, hindi masyadong na-chew sa bibig, dumiretso agad sa stomach, sa intestine po natin, nahihirapan po kasi yung mga organs po natin. Kung nag-work sila, kapag nagda-digest sila, kapag pala hindi tayo masyadong nag-chew-chew ng pagkain natin, todo sipag sila para ma-digest yung pagkain po natin. At ang maganda po niyan, kahit tayo, hindi sobra-sobrang chew na chew ang ginagawa natin sa pagkain natin. But with the help of our 12 digestive enzymes, sinutulungan niya ang digestive system natin para makapag-digest ng maayos. Maganda po ba yun? At ito po ay para makaiwas ka din sa constipation. Palapakan naman natin ang C24-7. Next, inagdagan din natin siya ng 12 herbs, specialty nutrients. Yung mga, ito po yung mga good for our nervous system, mga memory enhancers, mga brain boosters. Ito rin po yung maganda sa mga barabarang ugat. Yan, 10 essential fatty acids, yung mga omega-3, omega-6, and omega-9. Example po ng essential fatty acid po natin, sunflower seed. At nakatan po kasi ako ng intensive product. Yung mga margarine pala, yung mga butter, naku, masarap siya, pero hindi pala maganda sa katawan. Di ba masarap yun, pampalasa? Yun po ay example ng bad cholesterol. Ito po, essential fatty acids, mga good cholesterol yan, na maganda sa katawan po natin. At tumutulong din po yan, makapag-prevent ng stroke and other heart problems. What else? Dinagdagan natin siya ng 5 anti-aging and antioxidant enhancers. Enhance po natin yung anti-aging natin dito. What else? 4 longevity polyphenols or mega resveratrol. Pakisabi nga po, resveratrol. Yan. Yung resveratrol po, ito po, ina-activate niya yung tinatawag po na sirtuin or sirtuin enzyme in our body. At once po na-activate niya po ito, ito yung nagdidictate para humaba yung buhay natin. So, anong gagawin niya? Poprotektuhan niya every organs in our body, yung kidney, yung liver, yung heart, yung lungs, every organ.
organs in our body, poprotektahan niya. At once sa protektahan, nahaba yung buhay ng organs, in return, yung buhay ba natin nahaba din? Yes, so maganda po itong response. At maganda rin po yan sa pag-weight loss. Palakpa naman po natin ng C24/7 natin. Next, ito pong C24/7, even the capsule itself is made of vegetable, gulay po siya. So, ang maganda niyan, nag-re-centigation, natutunaw po siya 5 times faster than other leading brands. Nakita niyo naman po, may comparison test. C24/7, A, B, and C, after 15 minutes, ang C24/7 natin, tunaw na, absorb na, gamit na po ng katawan po natin. Palapakan naman natin yon. Yan, vegetarian capsule. Dinagdagan po natin to ang C24/7 natin ng Sinertech. Pakisabi po, Sinertech. Yan, according po sa research, yan, it has been proven over the years that many antioxidants are better taken together, sama-sama, better pala siya. Compared yung inom ka ng antioxidants na isang piraso lang, or sa example, vitamin C, tapos pinapataas mo lang yung milligrams. Ibig sabihin, yung C24/7 natin, sa sobrang dami ng antioxidant, nagsama-sama, nagiging stronger, nagiging powerful, at na-enhance lahat ng properties nila. Maganda po ba yun? Yan, talapaan naman natin. Yan, next. Phytoalkatech. Ito po ay according din sa research, nilagyan po natin ito ng alkaline. Ito po ay para po maprotektahan at manutrias yung posibleng acid na magdadamage sa stomach natin, and for proper and faster absorption ng lahat po ng antioxidants ng C24/7 sa loob ng katawan natin. Maganda po ba yun? Yan, talapaan po natin ulit ang C24/7. Yan, next po, ito po natin pakisaya po, Vida. Yan, itong Vida, nakalagay dyan, the world's first cardio-sutical drink. Pag sinabing cardio, para saan yan? Para sa heart. And according sa statistics, yan, 3 in 10 Filipinos nagsasuffer po yan ng heart diseases, dahil layo po mga Pilipino, mahilig po tayo kumain ng matataba. Ano ba? Mga prito-prito. At 70% or 7 in 10 Filipinos, hindi na po siya nag-survive. At ang maganda po dito sa Vida po natin, ito po ay juice. Juice na yung ating blood vessel. For example, ito po yung blood vessel po natin. Habang kumakain po tayo ng matataba, makukolesterol, bad cholesterol. At habang tumatanda tayo, even sa stress, yung blood vessel natin, pwede pa lang, ito yung normal, pwede pa lang lumiit yan. At pag lumiit yan, yung daluyan ng dugo, pag flow po ng dugo, medyo nahihirapan. At pag masikip na, yan po ay nauwi ng mga heart attack, mga stroke. Ang maganda sa Vida po natin, yan, sa pag-drink po ng, kasi ito po ay juice, tinitimpla po natin. Pag-take po natin ito, immediate increase in artery dilation. Pag sabi pong artery dilation, nagdadalit po, nag-e-expand po, bumabalik po sa ganito, lumalaki. Kung ito po yung naging problem na natin, pag uminom ng Vida, after 1 hour lang ha, lumuluwag po siya. So pag lumuwag, mas ma-prevent po natin yung mga heart problems natin. Maganda po ba yun? At ang maganda po niyan, ito po ay may lycopene. Pakisabi nga po, lycopene. Yan. Yung lycopene, yan mostly nakikita po yan sa tomato. At yung mga kamatis pala, yung mga lalaki, kailangan po nyo i-love. Kailangan nyo mahalin ang mga kamatis. Yan, at ang Vida natin, kailangan nyo mahalin. Bakit? Normaling sakit sa lalaki, ano? Prostate cancer. At itong Vida po natin, nakapag-prevent po siya ng prostate cancer. Palapakan naman natin ang Vida po natin. Next product po natin, Complete Phyto Energizer. Baka sabi po, complete. Ito rin po ang laman ng C24/7. Yan nga na po, medyo binawasan po natin ng kaunti. Ang C24/7 natin may 22,000 phytonutrients. Ito po 16,000. So, mas nare-recommend po natin ng complete sa mga babies, lactating mother, sa mga buntis, sa mga 60 years old and above. And meron po tayong mga sakit po na complete po ang mas nare-recommend ng doctor po natin. Talapaan naman natin ng complete. Yan, pakasaya po, Restore Life. Yan, ito po rin yung resveratrol. Kaya siya Restore Life, nire-restore niya yung buhay natin. Ito po yung nagpapahaba ng buhay natin. Yun nga lang, ang Restore Life po natin, mas mataas po yung laman niya compared yung nilagay sa C24/7 natin. What else? Pakisaya po, Colleduce.
And it's a cholesterol reducer. Nire-reduce niya at nilalowers na yung mga bad cholesterol natin. At ang maganda po niyan, yan, no chemicals. At wala po yan, ibig sabihin, ito po ay napakaganda. Pure po ang paggagawa ng cholidus natin. May nakalagay po dito. Normal artery flow or blood vessel natin. Ugat po natin. Ito po yung mga red, ito yung mga blood. So, maayos siyang nagfo-flow. Habang kumakain, or dahil hindi po natin naiwasan kumain ng mamata sa bad cholesterol, ito yung bad cholesterol. So, kumakapal siya as we age, habang tumatanda tayo. Unfortunately, pag yan kumapal, yung daluyan ng dugo, liliit ba o normal pa rin? Liliit na. Pag lumiit yan, doon na nagkakaroon ng siksikan yung flow ng blood. Pag nagkaroon ng siksikan, nagkakaroon ng pressure. Pag nagkaroon ng pressure, yun po ang tinatawag na nagkakaroon ka ng high blood pressure. So, yung iba po pupunta sa doctor, ginagawa, pinapaluwag po yung daanan ng dugo. For example, ito yung blood vessel. Ginagawa po, pinapaluwag yan. Katulad ng artery dilation. Ang difference lang ng vida po natin, ha, kasi kanina may narinig po kayong artery dilation. Difference po ng vida po natin with synthetic drugs, ang vida po natin natural. Karamihan po ng binibigay sa hospital, yun po ay synthetic drugs. So, pinapaluwag po. But still, yung mga bad cholesterol, nandyan pa rin po sa lining ng mga blood vessel natin. Good thing with our colibus, on continuous intake ng product po natin, hindi po niya papaluwagin. Pero, unti-unti po niyang tatanggalin, i-wash po yun ng colibus natin. Maganda po ba yun? Yes. Pero, parang po natin ng colibus. Next product po natin, Slim and Trim. Sino dito ang gusto magpapayat? Taas ang kamay. Yan, biglang tingin sa katabi kung nagtaas. Nahiya tuloy. Yan, ito pong Slim and Trim. Ang main ingredient po niya, silkumanan, Hoodia gordona. It's a kind of plant na ginagamit or kinakain ng mga hunters before. Kasi mga hunters, matagal sila bago kumain dati. So, kinakain nila yan. Tapos, nagugulat sila. Every time na umiinom sila ng umiinom ng water, feeling nila, nabubusog sila. Yun pala, itong plant po na to, every time na umiinom ka ng water, ina-absorb niya. So, lumalaki siya ng lumalaki sa stomach natin. So, feeling mo ngayon, busog ka. So, kung dati, ang dami mong kukumain at takotikin ka, dahil feeling mo hindi ka nabubusog, because of Slim and Trim, ngayon po, papayat ka na. Why? Dahil konti lang po yung food intake mo. So, sexy ka na, tipid pa. Maganda ba yun? Yan. What else? Sino po dito uminom ng kape? Taas ang kamay. Yan. Marami nagtaas ng kape. Pero may, nagtaas ng kape, di ba? Nagtaas ng kamay na uminom ng kape. Pero meron din ako nakita ang hindi nagtaas. Ibig sabihin, hindi coffee drinker. Sa mga hindi po nagtaas, naiintindihan ko kayo. Kasi may mga tao talagang hindi nagko-coffee because every time na nagko-coffee sila, pwede nagpo-palpitate sila, bumibilis yung tibok ng yung heartbeat, pwede rin naman tumataas yung acid sa stomach nila. It is because of caffeine. Good thing with our coffee, Liven. Pakisabi nga po, Liven. Ito po yung tinatawag, the world's first coffee shootical. Yung caffeine content po natin, the sobrang konti lang na almost nothing, pero yung aroma, yung sarap, nandun pa rin. Sinamaan pa natin siya ng complete phyto-energizer. So, nakakapag-prevent din ang coffee natin sa simpleng ubod sipon hanggang stage 4 cancer. At wag po kayo mag-alala sa mga acidic dahil ito po ay alkaline base ang ating coffee. At pwede natin itong enjoy ng original latte and cappuccino. May mga tao naman na hindi uminom ng nakamix. Meron po ba kayong kilala ng ganun? Yung mga hindi nag-sugar. Kasi medyo kinoconsider nila yung sugar, lalo na pag may sakit or may lali sila, genetic na diabetes. Kaya naman po, nag-formulate tayo ng Liven Coffee sugar-free. Pakisabi nga po, sugar-free. Yan, ang nilagay po natin na sweetener dito is stevia. Pakisabi po stevia. Yan, ang stevia, it's a kind of plant na 300 times sweeter than sugar. Kung i-imagine mo, sobrang tamis po nito. So, ito hindi siya nade-detect ng body natin as sugar. So, kahit laklakin mo itong stevia na ito, hindi tataas yung blood sugar mo. So, ang ginagawa ng Liven Coffee sugar-free natin, nakapag-normalize siya ng blood sugar, nakapag-normalize ng blood pressure, zero calories na, zero cholesterol pa. Maganda po ba yun? Palaban naman natin ng sugar-free natin.
Next product po natin, pakisalbo, My Choco. Yan, ito po ay the world's first choco-sutical. Uminom ka ng chocolate drink. Meron pang health benefits at fortified with DHA. Dilagyan po natin siya ng complete phyto-energizer. So, nakapag-prevent din po yan ang simpleng obesipan hanggang stage 4 cancer. Next product po natin, pakisalbo po, White Light. Yes. White Light po natin is the world's first glutathione sublingual spray. Pag sinabi pong glutathione, 8 years ago, 10 years ago, sabi po ng mga marketer, excuse lang po, lalakasan ko lang. Yan. 8 years ago, 10 years ago, sabi ng mga marketers, businessmen, advertisement, pag uminom ka ng glutathione, puputi ka. E ang mga Pilipino, kahit wala nang makain, pumuti lang, guwanda lang. Pangungutang pa yan, keri na. Awa, hindi natin alam, ang glutathione, it's a liver detoxifier. Panglinis siya ng liver natin. Kapag pala sobra-sobra kang kumain ng mga inihaw, yan, mga uminom ng synthetic drugs, yan po yung unang-unang nakakasira ng liver po natin. So, ginagawa ng White Light natin, nililinis po yan. At too much intake ng glutathione, mega dose ka, saka ka lang po, puputi. So, hindi po totoo ang mga soap at mga lotion kasi hindi po yun nakakain at naiinom. So, kailangan ng glutathione, tinitake po natin siya. Maganda sa White Light natin, ito po ay sublingual. Pakisabi po, sublingual. Yeah, literally means, ito po ay under the tongue application. Sa ilalim po kasi ng dila natin, marami ang mga open glands. Na pag dyan mo in-spray yung White Light po natin, stay mo lang ng 20 seconds to 1 minute. Pag in-stay mo po kasi dyan, na-absorb po ng mabilis na mga bloodstreams natin. So, White Light natin, mas effective siya compared sa capsule form or tablet form at mas safe and unique naman siya compared sa injectable. At alam niyo po ba sa injectable po, hindi po pala yun advisable ng mga doctors. Tanong niyo sa akin kung bakit. Kasi pag nag-inject ka, diretso sa veins mo, tataas yung level ng glutathione mo. So, yung katawan mo, nabibigla. Pag laging ganun ang nangyayari, pwede pa rin pala yung mauwi sa cancer. So, mas safe po at mas effective tong White Light natin. Para pa naman natin. Next po na po natin, pakisaya po, Perfect White. Yan, kung ito naman, gusto mo talagang magpapote, hindi madaladala sa White minimize siya ng mga freckles, dark spots, saka mga blemishes. At ang maganda pa niyan, anti-aging, may Botox effect. So, on continuous intake ng product natin na Perfect White, pwede kang bumata ng 10 to 20 years. So, kung 40 years old ka, naglaklak ka ng Perfect White, 20 years old ka na lang. Hindi, yun lang biro. Ibig sabihin, kasing age po natin, hindi siya nakokontrol, lagi siyang tumataas. Tama ba? At kasabay ng age, ang itsura. Pero ngayon, with this product Perfect White, yung itsura natin, kahit yung age natin tumataas, itsura natin, pwede siyang batakin pababa. Sino ba dito gustong maging mature ng itsura? Wala naman. So, lahat tayo, kailangan din natin ito ng Perfect White. Hindi lang siya pampubuti, hindi lang siya anti-aging, nakapag-prevent din ang Perfect White natin sa mga UTI, urinary tract infection. Nakapag-improve ng eyesight, so pampalinaw ng mata, at sa mga lalaki, tingnan nyo ngayon mga lalaki. Sige, tingnan nyo mga lalaki. Iba, hindi niya alam kung sino titignan niya. Yan, sa mga lalaki. Pag uminom ka ng Perfect White, ito ay nakakapag-prevent ng HIV. Yeah, HIV. Hair is vanishing. Yeah, may hair loss na pag-prevent din po ito na hair loss. Pala pa naman natin ng Perfect White natin. Next product po natin, pakisalbo, Nature Essentials. Yan, ito pang toothpaste first in the Philippine market. Toothpaste with 6,000 phytonutrients. Why? Dahil yung complete phyto-energizer natin, nilagay natin dito at dinagdagan pa po natin siya ng 5 herbal ingredients. Ay nako, napakasarap po ng lasa ng Nature Essential Toothpaste natin. At hindi lang siya masarap. Nakapag-prevent siya ng mouth problems natin. Nakapag-prevent po ng sore throat. At alam niyo po yung mga morning na
breath. Alam niyo po yung medyo bad breath kapag kagising. Pag tinry niyo po ang natural essential toothpaste natin, pag kagising mo po, ay ang bango po ng hininga mo. Gusto mo po ba ng ganon? Yeah. Yan. So, natural essential. Palapaan naman po natin yun. Next product po natin, pakisado, KD247. Yan. Kung meron mga kids, mga pamangkin, mga apo, na hindi mabakain ng gulay at prutas, meron na tayong solusyon dyan. Ito po ang KD247 natin. Gummy po siya. Para siyang, ano ba yung, paano explain ng gummy? Hindi siya bubble gummy. Para siyang chewable. Yan, nachuchu mo. At lasang candy. Hindi akalain ng mga kids na meron siyang mga health benefits. So, meron tong 14 essential vitamins and minerals at 26 organic fruit and vegetables. Pero bibigyan ko lang po kayo ng warning. Kasi may mga bata, kinain po talaga kasi akala nila candy. Simula umaga hanggang gabi, naku yung bata po, sobrang hyper. Napakadaming energy. Yan, so hanggang 1 to 3, gummies lang po tayo per day niyan sa mga kids natin. Okay po ba yun? Palapakan naman po natin. Maganda po ba lahat ng products natin? Sino po dito ang magta-try? Taas ang kamay. Yan, alam niyo po ba, every time po na tinatry natin yung products, binibili natin yung products, meron po tayong foundation na tutulungan. Pakisal po, Alive Foundation. Yan, always live in victory every day. Yung mga products po natin, meron pong percentage doon. Napupunta po dito, tinutulungan po natin yung mga nasalanta, mga unfortunate na mga tao, mga street children. 2 weeks ago, galing po kami ng Jensen, di po Jensen eh, sa Sarangani Province. At grabe po, yung pinuntahan po namin doon, alam po, umakyat pa po ng bundok. From Jensan, 3 hours po pong travel, kasi inakyat po ng sasakyan, yung sobrang mabato talaga, na parang sa movie lang natin nakikita. Na-experience ko po yun. Doon po nagkaroon po tayo ng tuli operation. First time ko makita ng tinutuli. Ay, ang sakit po pala. Titingnan ko lang, ang sakit. What more kapag ikaw naka-experience nun? Diba? At nagbigay po tayo ng mga relief goods. At the same time, meron po tayong medical mission. At mga nagbigay tayo ng mga libreng mga medicines and vitamins. So last month din naman po, nagaling naman kami yung Compostela Valley. Comval. Alam niyo po yun, nasa Lanta. Yan, ganun din po ang ginawa natin because po sa tulong po ng Alive Foundation natin. Ang maganda niyan, tayong lahat, bumibili tayo ng mga products natin para maging healthy, pumuti, ma-enjoy yung mga beverages natin, maging sexy, at ang masarap nun, lahat po tayo nakakatulong dahil po sa Alive Foundation. Palapakan naman po natin yan. Masarap ba yung feeling na nakakatulong? Kaya po ang AIM Global must be blessed dahil nagiging blessing po tayo sa maraming tao. Okay po ba yun? Yeah. Ang part ko po today, sabi ko nga, i-share ko lang sa inyo yung company natin at yung products natin. Ako po ay one of the Millionaires Club member ng AIM Global at isa sa mga reasons po kung bakit po kumita ng malaki at ng mabilis dahil po sa napaganda ating mga products. Dahil doon po, sobrang tahimik po ako, sobrang mahihiyain ako. Sabi ko, naku, sales yan. Naku, kakausap ka ng tao. Natatakot ako. Paano ako kikita dyan? Eh, hindi nga ako magaling magsalita. Alam niyo po ang ginawa ko. Gusto niyo ba malaman? Yeah. Talaw niyo sa akin kung ano? Ginamit ko po yung mga products natin. Nilaklak ko talaga lahat ng products. Pagkalaklak ko, tsaka ako ngayon kinuwento. Kasi ang ginagawa po natin dito, sharing po, nagkukwento-kwento tayo. Sabi ko kanina, di ba ang network marketing, it's a word of mouth business. Kinukwento mo siya. Chinichika-chika-chika-chika mo ngayon. Magugulat ka. Bukas, pa-cheke-cheke-cheke-cheke-cheke ka na. Gusto po ba yun? Napakaganda ng mga products natin, sinabayan ng magandang compensation plan, marketing plan, ay talaga naman, kikita ka talaga ng million. Sino dito ang gusto kumita ng million? Taas ang kamay! Kaya yung mga mukhang? Yan, negosyante, magagaling! Kasi marami ito yung pinupuntaan ko, pera, pera! Yan, lakas pa ng boses nila. Yan, tama, dapat mukhang negosyante. Hindi ko na baka tatagalin. Ang partner ko, ito pong partner ko, napaka-blessed ng mga nandito ngayon. Kasi isa po ito sa training team ng company natin. Pakisabi nga po, training team. Alam niyo po, bago ko siya tawagin, ang AIM Global po, sobrang ganda,
Why? Tayo lang po ang company na merong training team na mas pinag-focus po tayo sa pag-detrain ng mga tao. So, ang ginagawa natin, kahit wala kang idea sa negosyo, kahit simpleng tao ka, basta may pangarap ka, tinuturuan ka ng mga training team dito. Even ako, sabi ko nga, hindi po ako magaling magsalita dati. But because of the trainings at because po sa taong ito, natuturin po akong magsalita ng ganito. Gusto niyo po ba yun? So, pati personality development, even yung thinking mo sa negosyo na to, thinking mo rin sa sarili mo, because of the trainings, may iba. So, magiging better ka kapag ginagawa mo tong negosyong to. So, one of the training team natin, siya po ang training director po natin. May idea na ba kayo? Yan, kamukha siya, kahawig siya ni Edu Manzano. Dito po kasi yung global, maraming mga artistahin. Tama ba? Yan, gusto niyo ba siyang makita na? Pag sinabi ko isang milyon, isang palakpak, isang padyak at isang woo. Dahil maraming kultura dito, kung gaano kalaki ang pangangailangan mo, ganong kalakas ang pagpalakpak mo. Okay ba yun? Yes! Mas maganda tumayo tayo para bonggang-bongga yung pag-welcome natin sa kanya. Huwag niyo po ako ipapahiya. Yan, sige. Kung ako po pinakinggan nyo, mas pakinggan nyo tong taon to kasi pagyaman na talagang pag-uusapan natin. 1,000,000! Yan, kailangan po sumasabay tayo. Yan. Alam po yung first timer ako, grabe po, bad trip ako dun sa taong nag-invite sa akin. Pati yung kuya ko, wala akong magawa eh. Hindi ako makali sa seminar room. Inis na inis ako, sabi ko, bakit ko kailangan mag-stay? Hindi nang explain sa akin. Ba't ko kailangan umupo? Kapag sasabi ng speaker, yes, yes, ganun naman ako. Kung ano yung sinasabi, sumusunod talaga. Ang baduy-baduy! Ang corny-corny, tama ba? O, oh, diba? Sabi ko sa inyo eh. Yan din ang naramdaman ko noona. Pero after ng seminar, na-realize ko po, okay lang palang mag-stay. Kasi marami akong natututunan. Okay lang palang magpakabaduy. Okay lang mo palang magpakakorny. Kung magbabago naman ang buhay mo at yayaman ka naman. 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! At milyon-milyong palakpak for our training director, Mr. Hernan! Hindi! Magaling ka si Michelle? Maganda ba? Gusto mga kiss? Sa akin? Again, thank you. Yan. Again, para kay Miss Michelle Go, na pag-alating member ng Speakers Bureau. Yan. So, good morning. Kumusta na po kayo? Maganda ba ang company? Yes. Maganda ba ang produkto? Yes. Gagamit ba o gagamit? Walang choice, di ba? Anyway, bago ko mag-upisa, pwede malaman lahat ng mga first-timers, taas ang kamay, yung mga first-timers, para malaman ko kung sino aking nilibre mamaya. Yun, oh, dubiglang dumami. Palakpakan yung mga first-timers. Yan. Sir, kaya namin binu-welcome yung mga first-timers kasi alam po namin, birang-bira yung mga first-timers nang sumasama ng kusang loob. Iba dyan, pinuwersa lang. Iba kinikidnap, iba dyan sa pilitan ng pagsama. Tama ko ba yun? Malamang iba sa inyo, kaya sumama, nakarinig meron libreng merienda, o libre, meron dosini sa galeria, iba-iba. Sino rito yung isang imbitasyon palang sumama ka agad, taas ang kamay? Wow, grabe, isang imbitasyon palang, sama agad kayo, grabe no? Tawag dyan, kalad Karen. Uy, sama ka, sige, sama ako sa iyo. Hindi pa nga alam eh, di ba? Anyway, meron ganun tao, no? Isang imbitasyon pa lang, sumasama kayo kaagad. Kasi malamang, kapanipaniwala yung taong nag-imbita sa inyo. Meron ganun eh, no? Kahit hindi mo alam kung saan pupunta. Basta inimbitahan ka, sama ka, kasi kapanipaniwala siya. Di ba? Totoo ba yun? Ako kasi, bago sumama, 2 linggo. Kasi hindi kapanipaniwala yung taong nag-invite sa akin. Kaya kung kayo po ay mahirapang mag-imbita, ang question nyo, baka hindi sila nakitiwala sa inyo. Hindi naman siguro lahat. Ako kasi ganun eh. 2 linggo inimbitahan. Ikwento ko ng konti, paano nangyari yon? Panahon ng gera nun.
Ay, hindi. Ang haba naman. Ang haba naman masyado, di ba? Huwag ka lang, yung nakaraan lang, di ba? Sabi ng pagwera, ilang linggo to, di ba? Ay, hindi, di ba? Nung first time ako inibitahan, hindi ko makakalimutan po yung ano yung itsura ng tao nag-invite sa akin. He was very, very excited. Malamang yung mga taong nag-invite sa inyo, excited din, nanggigigil, malamang nanlilisik din yung mga mata, yeah? Ganun yung itsura ng tao nag-invite sa akin. Nung lumalapit, sabi, Sir, grabe, Sir, power, buti nakita kita, sabi sa akin. Sir, gusto mo bang kumita ng extra income? Pag may lumapit sa iyo, magtatanong, kung gusto mong kumita ng extra income, normally, anong sagot? Yes or no? Yes. Siyempre, walang taong aayos sa kitaan. Eh, sis, gigil na gigil siya sa pag-imbita sa akin, gigil na gigil din ako sa pagsagot. Ha? Oo, gusto ko yung kumita. Ay, matanong ko lang, ikaw pa, magkano kinikita mo? Ito ang tuwa sumagot. Ako si grabe, power! Kinikita, wala pa! Meron ba akong dahilan para hindi sumama? Yes. Kasi yung tao naging bay sa akin, walang resulta. Eh, ang tao to cease to believe eh. Kung meron kitaan, ang tanong, magkano kinikita mo? Meron daw pa kotse, anong kotse mo? Kapag wala pa resulta yung tao nag-i-invite sa'yo, walang resulta, walang kinikita, walang kotse, hindi ka maniniwala. Malamang sabihin mo, saka mo na ako balikan pag kumikita ka na o pag may kotse ka na. Tama ba yun? Ang sabi sa akin, Sir, sige lang, isang basis lang. Second reason, kaya akong sumama, yung tao nag-invite sa akin is staff ko sa hotel. Okay, ang background ko kasi, dati akong boss. Boss ako sa isang 5-star hotel sa Ross Boulevard, yung Hyatt Hotel. Pamilyar ko ba yung Hyatt? Magandang hotel? Big time na hotel. Magandang position ko doon. Amo, boss ako. Nagkataon lang, nag-invite sa akin desk clerk ko, kaya ayaw ko maniwala. Pero nagkataon lang, kataka ko, kahit anong iwas ko, kahit anong tago ko, hindi ko tinatantanan. Parang amino, sir. Sige na naman. Gumawa ka nun. Ako naman, layuan mo ako. The more na iwas ako, the more lumalapit, di ba? Dumating nga yung oras, sir, di ba? Imagine mo to, ha? Ako yung boss. Tama, amo ka. Kapag dumating sa opisina yun, ako pa yung tumatakbo. Narealize ko, parang mali. Ako yung boss, ba't ako yung naiiwas? Dahil ayaw ko nga akong iniistorbo. Kapag nasa front desk yun, ah, bahala ka sa front desk. Doon ako sa opisina ko. Ako naman yung amo eh. Habang nasa computer ako, biglang nag-ring yung phone. Kring! Ako naman, good morning. Hi, Totoy, how can I help you? Sir. Mamaya. Makulit o napakakulit? Ang tao makulit, dapat harapin na. Totoo lang po, na-istorbo ako eh. Napuno rin ako. Sa galit ko, labas ako sa opisina. Sinigawan ko siya, pwede ba tigilan mo na ako? Ayaw ko niya. Nagalit ako. Pulang-pula yung tenga ko sa galit. Pero napansin ko, mas nagalit siya. Sinigawan din ako. Alam mo, sabi mo, grabe ka naman, sir. Ang gulo mo naman kausap, gumaga nun. Ako naman, ha? Bakit? No, nabigla ako eh. Alam mo, sabi, sir, matanong lang kita. Alam mo na pa pag-uusapan natin? Sabi ko, hindi ko pa alam. O, di ba ang gulo mo? Hindi pa nga alam, umaayaw ka na. Ladies and gentlemen, marami po sa atin, ganun. Iniimbitahan kayo, pilit kayong umaayaw, pilit kayong tumatanggi, pero ang tanong, alam na ba ninyo kung ano ang inaayawan nyo? Minsan daw po, unfair sa atin, ang ayawan mo ang isang bagay na hindi nyo pa nakikita ang kabuuan. Do it make sense? Tama? Ang sabi sa akin, tingnan mo lang, pag hindi mo nagustuhan, ay huwag mong gawin. Yun po yung maganda ngayon. Iniimbitahan kayo dito. Pag hindi mo nagustuhan yung pag-uusapan natin, eh di huwag niyong gawin. Siguro ba walang mawala sa inyo? At least sumubok ka. Tama o tama? Paano yung malalaman sa bagay kung totoo o hindi kung di mo susubukan? Paano malalaman kung ayaman ka hindi sa inyo ba kung hindi mo susubukan? Parang pagkain lang yan. Paano yung malalaman ng lasa kung hindi mo? Titikman. Galing, no? Paano malalaman kung magkakaanak ka o hindi kung hindi mo? Titikman din? Walang gano'n na, hindi ba? O, anong point ko? Anong point ko? Ha? Totoo yan? So, nung narinig ko yun, isang beses lang daw, pag hindi nagustuhan, hindi na ako kulitin. Pero ladies and gentlemen, ang hindi ko makakalimutan yung huling sinabi. Alam mo, sabi sa akin, sir, baliwala ka, imposibleng hindi mo ito magustuhan.
kapag nakabukas ang mga isipan mo. Ibig sabihin po pala, wala palang magandang bagay sa taong nakasarang isipan. Do you agree? Kahit sabihin ko sa inyo lahat na ang AIM Global ay 7 years na and we created almost 700 millionaires already. Maraming tao yumaman, naging successful sa buhay, naging milyonaryo. Maraming gumaling, naging healthy. Kahit magaling ang mga speaker ng kumpanya, marketing plan ng produkto. Kahit sabihin ko sa inyong lahat na kaya namin kayong payamanin ang bawat isa sa inyo. Pero pag nakasarama ng isipan ninyo, wala kayong maiintindihan. Do you agree? Naniwala ba kayo doon? Tama ko ba yan? Guys, ang AIM Global po ay 7 years na. Huwag kayong mag-aala. Every day, through my seminar, sa lahat ng lugar na puntahan namin, punong-puno ng tao. Tama? Kung isang beses lang mangyayari yun, magdududa ka. Every day, through my seminar, punong-puno ng tao ang mga seminars. Ibig sabihin, kung isipin mo, ang isang lugar, kapag maraming tao, punong-puno ng tao, malamang mayroong magandang pinag-uusapan. Kung bakit kayo kinukulit ng mga sponsor nyo, malamang maganda ang nangyayari sa AIM Global. Nasa momentum po ang AIM Global. And when we say nasa momentum, nakapag-create na kami. Napatunayan namin na kaya namin magpayaman ng tao. Gumanda ang buhay. Okay ho ba yun? Tapos na po si Ma'am Michelle Go sa topic niya na cancer sa katawan, mga produkto. Ang topic ko po ay cancer din sa bulsa. Maganda ba yun? Tama, kagamutin ng mga cancer sa bulsa. Ang pag-uusapan, ang topic ay pera. Masarap ang pag-uusapan ng pera? Yes. Para ako maging, ano sa inyo, walang plastikan ha. Kasi po, may mga lugar ako pinupuntahan, kapag pera ang topic, ang tingin sa atin, mga mukhang pera tayo. Pero yung tanong, ang pera ba ay masama? Masama ang pera, kung sa masama ay gamitin. Pero ang pera, importante. Pag gising pala sa umaga, tingnan ninyo, observahan ninyo sa bahay ninyo, ano ang normal na pinag-aaway ng mga magulang o ng mga mag-asawa. See? Isasagot natin, talagang pera yan. Tama? Magigising ka na lang, nag-aaway mga magulang mo. Kasi dahil bayarin. Sa bahay, kung sino may pera, siya ang may boses. Do you agree? Yes. Pag may problema sa bahay, ang hinahanap hindi yung matalino, hindi yung panganay. Ang hinahanap kung sino may pera. May boses ang pera. Tama o tama? Yung bata may sakit, ako grabe si Junior. May sakit. Kailangan madala sa ospital to. Meron ba nakasabi, tawagin natin si kuya, tawagin natin si kuya. Matalino siya. Meron mga ganon? Wala. Ang tatawagin ko sila ng pera. Sa mga barkada, obserbahan nyo. Sa mga kalalakihan, kapag may inuman, obserbahan nyo. Kung sino ang walang pera, siya ang tagabili ng yelo. Nangyayari. Ang confidence level ng tao, minsan, depende kung magkano ang alaman ng wallet nyo. Tama ba? Pag ang tao walang pera, tayo pa lang, alam mo walang pera. Bagsakan to ka. Pag nasa mall, dahan-dahan. Baka makabasag ako dito. Yes or yes? Guys, ang presentation ko may halong kwento, tunog melok nakatatawa. Tama? Para wag lang kayo antukin. Pero tingnan ninyo yung mensahe ko. Are we clear on that? Tama ko ba yan, di ba? Ibig sabihin, pag ang pera pala, mayroong ang pera, ang pangarap pwedeng makuha. Tanong, may mga pangarap ba kayo? Yes! Oh, galing nga. Sa pangarap, may mga pangarap ba kayo? Yes! Sabi, kung sa pangarap nyo? Natansin mo rin? May mga pangarap ba? Yes! Halos magputukan yung mga ugat sa noo. Kapag kinumusta pangarap, ha? Kaya merong set ang pangarap para makuha. Kasi ang pangarap nyo, kapag hindi mo nakuha, ang tawag dyan, ilusyon. Bangungot! Ang trabaho ko, buhayin ang inyong mga natutulog ng mga pangarap. Okay ba yan? Yes. Tulungan nyo ako. Konting tanong, konting sagot, ha? Para masarap ang ating kwentuhan. Ano mga pangarap nyo? Pakitulungan po ako. House and lot. Ba, grabe. Kapag kayo pala ay nangarap ng house and lot, kailangan pala may presyo. Magkano house and lot kailangan gusto? 20,000. House and lot, 20 mil. Uy, ang ganda mo, no? Pagpasok mo, nakalagay, entrance. Maya-maya. Oh, exit ka agad. Ang lamesa, kaya ang kama, ang CR. Kaya kapag nakahiga ka, babangon, kakain, iihi ka na lang. Huwag naman na 20 mil. Mga 30 million, yan. Maganda ba yung 30 million? Yes! Huwag kayong malakihan. Ang taong pinakamahirap, hindi yung taong walang pangarap. Ang taong pinakamahirap, hindi tao walang pera. Ang taong pinakamahirap, yung taong walang pangarap.
Libre po yan, kaya huwag mo titipirin. Ang kulipot mo naman. Tama? Pag meron kang house and lot, kailangan ba may kotse kayo? Yes! Iba sa inyo, may kotse na. Iba yung pandagdag sa kotse. Anong kotse gusto ninyo? Hammer! Ba? Ay, good news po. Sa mga first timers, lima na po na mga distributors ang nakahammer sa Englobal. Grabe, hammer. Gusto nyo magka-hammer? Yes. Member ka muna. Kundi martilyo, ah. Buti mo, ha? Martilyo. Anong kotse? Anong kotse? Para masaya. BMW ba? Si Lola, BMW. Okay, BMW ka, Lola? 80 years old? May grado sa lamin. Pwede pa rin yun, ma'am. Pwede pa rin. Pwede naman. Kaya nga nangangarap ka eh, di ba? May grado, di ba? Oh. Anong kotse? Anong kotse? Porsche. Porsche. Maganda yung Porsche? Yes. Oo naman, sports car. Yan, Porsche. Ang ganda yan. Spell Porsche. Yeah. Ah, Kia na lang, Kia. Oh, ang dali magbago ng pangarap. Huwag kayong magbabago ng pangarap, di ba? Pag Porsche, Porsche na. Huwag na maging Kia pa. Porsche na nga eh. Oh, Mercedes-Benz ba? Social Mercedes-Benz. Maganda yung Mercedes-Benz? Oh, pag nangarap ka ng kotse, kailangan anong model? Anong kulay? Yan, color black. Mercedes-Benz, color black. Makintab nun, mahaba. Yan, maganda yan. Lagyan mo kurtina para masaya. Pag tumatakbo, mayroong banda sa likod. Tapos, nagganoon ka, oh. Huwag pangarapin. Karo yon, karo. Gusto mo ng kotse? Gusto mo makapag-travel? Saan maganda pumunta? New York. Cubao? Hindi. Amerika, di ba? Savings, gusto nyo rin? Yes! Power, dami yung gusto to, no? Ladies and gentlemen, million-million ba ang pangarap natin? Yes. Kaya pala mga tao minsan nangangarap, nawawalang pangarap kapag nakita mo ang reality. Ang reality, ganyan lang kasi sa maliit na income. Kaya minsan, ang mga tao, minsan, yung pangarap nila ang kanilang pinapaliit. Uy, pangarap ko, power. May sukli pa. Tama? Alam mo, may kasabihan tayo lagi. Lagi mo narinig yan nung lumalaki ka. Makontento ka nga kung anong meron ka. Narinig mo na yon. Kaya ang tao, hindi nagsisikap. Kasi minsan, kapag narinig mo, naapektuhan ka, uy, sabi, makontento raw tayo kung anong meron tayo. Pilipino lang po ang may kasabihan, pag maiksi ang kumot, kailangan matutong pumaluktot. Bakit hindi mo lakihan ang kumot mo? Para magkasya ka. Tama? Ba't kailangan mo tisin yung ginaw? Bakit hindi mo lakihan yung income? Para ang pangarap ay makuha. Do you follow? Yes. Yung nga lang, ang pera, kailangan lumaki, saan ba nagagaling ang income? Halos dalawa lang pinagagalingan. Either mag-empleyado kayo o mag-negosyo. Do you agree? May empleyado sa audience ko ngayon. May negosyante rin sa inyo. Tanong, look at me. Yung hubang empleyado at negosyante, parang siya nangangarap? Oo naman. Pero empleyado, magaling, masipag, matalino, napasok na maaga, laging may overtime. Pero yung mayaman, yung amo, yung boss, yung negosyante, o yung kumpanya. Totoo ito. Ang tanong, may mali ba sa ganung sistema? Ha, meron? Wala. Ganun talagang usapan. Magtrabaho ka, kahit anong galing, talino at sipag mo, susuwag mo ang kanita ng quincenas katapusan. Ladies and gentlemen, paano kang yaman kung ikaw ay quincenas katapusan? Hindi ka pa nga sumusweldo, nangungutang ka na. Tama ba yun? Akinsi ba ngayon? Maraming masayang tao. Bukas malungkot na yan. Tama? Ang aabangan nyo ulit, katapusan. Minsan ganun. Kapag akinsi ngayon, pagdating ng 20, 25, ang sweldo mo nanganganib na. So bago pa lang dumating ang sweldo, yung payslip mo, hindi nyo pahawak, alam mo kung saan ibabayad. Kaya pala ang tao ay nang mangarap. Sa mga empleyado, huwag kayong mag-alala. Walang masama sa employment. Pero kung may mga pangarap kayo, huwag kayong tatandang empleyado lang. Kasi bilang na bilang sa ating mga daliri, ang mga empleyado na ang pangarap ay kailang nakuha. Do you agree? Now, ang yumayaman lang po,
halos ay negosyante. Tama ba yun? Pero hindi lahat ng tao pwede magnegosyo. Because in any business, kailangan ba ng capital? Malaking kapital, malaki kita. Totoo ba yan? Maliit kapital, maliit kita. Totoo ba yan? Wala kapital, para maliwanag. Okay ba yan? Hindi pa rin sapat na may kapital ka, mag-inegosyo ka. Kasi kailangan may tinatawag tayo experience or skills. Hindi kayo pwede magtayo ng isang restaurant kung kayo ay hindi marunong magluto. Barbershop, kailangan marunong ka maggupit. Kasi kapag umabsent na empleyado mo, apektado ang negosyo mo. Do you follow? Yes. Tingnan mo ang reality. Minsan ang tao may kapital na, may experience na, ayaw pa rin magnegosyo. Kasi baka ma... O, tingnan nga ninyo. Hindi pa nag-uumpisa, takot ka na malugi. E magkwento ka lang. Sabihin mo, naku pare, magtatayo ako ng tindahan. Sabihin ng kaibigan mo, talaga? Pare ha? Pag may tindahan ka na, pautang ha? Yes or yes? Yes. Pag nangutang, mabait. Maamo. Pag naningil ka, ikaw pang masama. Marami nag-aaway because of utang. Magkakamag-anak, kaibigan, nakakaaway because of utang. Ang utang mo ba ay nakakabulag? Yes. Pag nakasalubong mo, pinagkakautangan mo, hindi ka nakikita. Halos idikit ang katawan sa pader. Huwag ka lang makita. Nasa jeep, tulog yan. Katapat mo siya. Totoo, totoo. Number one risk sa business, utang. Totoo yan. Kahit anong negosyo, meron lagi utang. Meron bang calamity? Anong calamity? Kahit ilang milyon ang puhunan mo, kapag inabutan ng lindol, bagyo, sunog, boom, tapos ang negosyo mo. May competition ba? Anong competition? Magtayo kang tindahan sa kanto nyo kapag kumikita yan. Magbilang ka ng ilang buwan, bawat kanto sa street nyo may tindahan na rin. Totoo, totoo. Meron bang human factor? Anong human factor? Hindi nyo pwede pagkatiwala ang negosyo mo sa mga katiwaldas mo. May tindahan ka? Inday, bantay mo tindahan. Si kuya pupunta ng Manila, mahimili ng paninda. Sabi ni Inday, ang sagot, opo kuya. Opo kuya, tama? O si Inday, si kuya, alis na. Diba? O Inday, kiss mo na sa kuya. Tuwan-tuwa siya. Tama? Si Inday na uhaw, nagbukas ng ref, nakita malamig na tubig, malakik, malamig na soft drinks. Anong inumin? Alam niyo agad, soft drinks. Tama? Ang tinda na uubos, pero walang benta. Yun yung mga human factor. Pag may tindahan ka, wala kang peace of mind kapag iniwanan mo yan. Magbabakasyon ka, punta ka sa malayong lugar, ang utak mo, nasa negosyo mo. Nangyayari ba yan? Yeah. Guys, good news. Kayo po inimbitahan dito, maliban sa produktong ikinuto ni Michelle kanina, yung negosyo yung offer sa inyo. Ang negosyo sa global, hindi nyo halos kailangan ng malaking kapital. Experience, skills, hindi nyo kailangan. Nung kayo inimbitahan dito, hindi kami nagtanong, matalino ka ba? Mayaman ka ba? May connection ka ba? Negosyante ka ba? Wala kang pakialam kung ano mga background nyo. Ang requirements na sa global, may pangarap ka ba? 18 anos ka ba? Third, as long as willing kayo matuto. Ang puhunan sa global, kailangan lang open-minded kayo. Kasi magtuturo kami sa inyo ng isang proven system. May sistema ang ino-offer, pinatunuturo ang global. At yung sistema na yon, ituturo sa iyo, maiintindihan mo lang kapag nakabukas ang mga isipan ninyo. Magdiretsuhan tayo ngayon. Ang iba sa inyo, professional, iba sa inyo, magandang buhay, huwag kayong mag-aala. We respect your profession. Kung may doktor, may sakit ako, pupuntahan kita kasi alam mo yan. Merong arkitekto, meron kang balak magpatuloy ng bahay, pupuntahan kita kasi alam mo yan. Sa global, marami kaming taong ginawang milyonaryo. Kung gusto nyo maging yumaman at maging millionaire sa global, kami ang pakinggan mo. If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Are we clear? Yes. Tama. Now, ano ang negosyo sa global? Ang negosyo dito, tayo po ay nasa distribution business. Ang isang legal na kumpanya, kailangan may produktong umiikot o may serbisyo. Tama, kailangan nyo maging distributor. 24,000 pesos ang pwede mo kitain sa global per day. Malaking pera ba ang 24,000? Yes. Isang araw? Oo naman. Kung traditional business ang pag-uusapan natin,
malamang 100,000 o milyon ang puhunan para kitain ang 24 meses mo sa araw. Kasi mga gas station, milyon ang puhunan. Ang kinikita nyon, nasa 100,000 piso lang kada buwan. Milyon ang puhunan. Tama ba yan? Ito, 24,000 a day. Anong puhunan mo? Ang puhunan mo, kailangan nyo maging distributor. And for you to become a distributor, kailangan nyo bumili ng global package. Ang global package nagkakahalaga ng 7,980. Ibang tao sabihin, naku, mahal naman yan. Kahit 1,000 lang ang pag-uusapan dito, malaki yon. Kung pag-uusapan natin ay gastos. Pero kung negosyo pag-uusapan, barya ang 7,080 para ka maglagay na sa negosyo. At bago mo rin sabihin sa bagay, kung malaki o maliit, alamin nyo muna ang kapalit. Anong kapalit ng 7,080 mo para ikaw ay maging distributor ng AIM Global? Bibigyan namin kayo ng produkto. Maganda ho ba ang produkto ng AIM Global? Yes! Maganda ho ba yung ating Vida? Yes! 5 boxes ng Vida ang matanggap mo? Maganda ho ba ang ating C24/7? Yes! 2 blister packs ng C24/7? Isang easy retail pack ng C24/7. Maganda ho ba yung ating coffee? Yes! Ang tawag doon ay Leven Coffee. Tama, tigi isang sachet ng cappuccino, latte, original, at sugar-free. Klaro tayo doon. Maganda ho ba yung may choco natin? Yes. Isang sachet ng may choco. Yan produkto ang matanggap mo. Ang halaga niyan, nasa 6,000 pesos plus. Aside from the products, insured pa kayo ng 200,000 pesos. Kapag kayo ba'y nakapag-claim ng 200,000 pesos, bawi kayo kaagad? Yes. Gusto nyo makabawi? Pwede. Kung gusto mo bawi, kailangan mawala ka sa mundo. True accident. Ang tawag dyan, personal accident insurance. Tama ba yun? Kapag kayo namatay, true accident, may additional pang 10,000 burial assistance. Kung kayo ay na-aksidente, hindi ka naman namatay, maximum of 10,000 medical reimbursement ang pwede nyo makuha. Maganda ba ito? Maganda ito? Siyempre hindi maganda yan. Maganda na kasi insurance. Tama. Ang AIM Global po yung negosyo. Kapag naging distributor ka dito, meron pang kasamang business kit ka matanggap. Pakiulit nga? Business kit. Ang business kit, lahat ng information about the company, the products, the marketing plan, nasa business kit. Tama ba yun? Mayroong CD na pwede panoorin para malaman, nalalaman ninyo kung ano-ano ang mga nangyari sa ating company. May mga pictures ng mga distributors na ganoon ng kotse. Pwede mong gamitin yung marketing tool kapag meron kang iniimbitahan. Tayo rin po itong negosyo na kami po yung naniniwala na is health is wealth. Do you agree? Yes. Importante po ang ating kalusugan. Walang kwenta yung mga kayamanan na yan, yung mga pangarap na yan. Ang yaman mo nga, may stroke ka naman. Ang pangit naman yun, di ba? Ang ginawa ng Global ganito. Once mag-join kayo, bibigyan namin kayo ng free medical check-up. Pakiulit? Free medical check-up. Importante ba medical check-up? Yes. Para malaman mo ang kondisyon ng ating katawan. Huwag kayong matakot magpa-check-up. Kung ang coaching nga, pinapa-chase oil, pinapa-tune up, konting kalampag, pinapaayos, hamas mo yung katawan natin. So kapag naging miyembro kayo, libreng urinalysis, dental, x-ray, CBC, at physical examination. Libre lahat yun. Saan ka magpa-check up? May listahan kami ng mga clinics na nakatayap sa atin. More than 200 clinics, pipili ka lang. Ano kailangan sa medical check up? Kailangan nyo pong magpa-ID para malaman kung talagang member ka ng AIM Global. Ang ID, nagkakahalaga ng 200 pesos. Punta ka sa third floor, dalawin picture mo, maghintay ka ng ilang minuto, yung ID mo, makukuha mo na. Klaro tayo doon? Yes. Tama, free medical check-up. Ano pa? Ito po yung negosyo na kahit saan na kayo na nasa lugar, you can monitor your business. Anong comparison nun? Pag meron kang negosyo sa Manila, tindahan, pag nagpunta ka ng malayong lugar o kahit saan lugar, hindi yung pwedeng bitbitin ang tindahan mo. Ito yung negosyo na kahit sa magpunta, as long as meron kayong internet access, you can monitor your business. Paano yun? Once mag-join ka, bili ka ng global package, bibigyan ka namin ng sarili mong username, meron kang sariling password,
Maglalagin ka lang sa website natin, www.allianceinmotion.com. Hihingin ng username mo, meron kang sariling password, na ikaw lang ang nakakakita. Ang tawag namin doon ay DTC. Pakiulit nga. Distributor Tracking Center. Pwede mong i-trace, pwede mong i-track, i-monitor yung negosyo mo. Yung mga taong sumasama sa inyo, kung anong produktong kailang binibili, kung kailan binili, kung anong oras binili, makikita mo sa DTC mo o sa webpage mo. Yung commission mo, makikita mo din actual. Klaro tayo doon? Yes. Now, halimbawa, may transaction ka ngayong araw to. Yung commission, pwede mo nang kunin kinabukasan. Ang komisyon makukuha sa pamamagitan ng ATM. Ladies and gentlemen, familiar ba sa inyong ATM? Yes. Alam niyo hubang may mga tao na hindi makapag-open ng ATM? Kasi may mga banko na humihingi ng initial deposit at iba dyan meron pang maintaining balance. Ang good news sa yung global, 200 pesos lang kailangan mo. Ang tawag doon, processing fee. Mag-fill up ka ng form, mag-intay ka ng ilang linggo, yung ATM mo, makukuha mo na. Saan bangko tayo nakatie up? Sa lahat ng BDO sa buong Pilipinas. May mga BDO ba sa mga lugar ninyo? Yes. Tama ba yun? 200 pesos, processing fee, ilang linggo, makukuha mo na yung ATM mo. Ito ang senaryo. Mag-i-encode ka ngayon, may transaction ka ngayon, may kita ka ngayon, kinabukasan pwede mo nang kunin ang komisyon. Ang tawag doon, daily payout. Guys, good news po. Why? 7 years na po ang AIM Global. 7 years na tayong daily payout. Tama! Ibig sabihin, yung pinaghihirapan nyo ngayon, may enjoy mo agad kinabukasan. Alam naman natin, ang ibang company, you have to wait for 30 to 45 days for you to get your commissions. Magkatrabaho ka ngayon, hintay ka 30 hanggang 45 days para ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. AIM Global po, daily payout. Good or very good? Very good. Bakit very good? Aside from that package, meron pang kasama. Ang tawag doon, scholarship program. Parents, importante ho ba ang pag-aaral? Yes. Pangarap ng ating mga magulang matapos na pag-aaral ang ating mga anak. Pero minsan, dahil sa kakulangan ng pera, hindi mo kayang paaral ang anak ninyo. Totoo ba yan? Nung nakaraang po, meron isang bata, taga-UP, ang ginawa, nag-suicide. Bakit? Kasi hindi makapag-aral. Walang tuition fee. Correct or correct? 2 years ago, or last year, isang news sa TV Patrol, ni-report ni Corina Sanchez, isang tatay nagbigte, nag-suicide din. Anong dahilan ng tatay? Kasi nangako siya sa anak niya na i-enroll niya pagdating ng pasukan. Nung dumating ang pasukan, walang pambayad ng tuition fee yung tatay. Na-pressure yung tatay kasi yung anak umiiyak, hindi kayang dalhin sa eskwelahan. Nag-suicide, nagbigti ang tatay. Malamang maraming ganong istorya. Pasu-suicide, papakamatay, kakulangan ng pera, lalo sa pag-aaral. Tama ba yan? Bago mangyari yun, ang AIM Global po, itong ginagawa. Once mag-join ka, kasama sa babayaran mong global package, meron kayo matanggap na transferable scholarship certificate. Bakit transferable? Kasi kung ayaw mong gamitin, pwede mong ibigay kahit kayong tao na gusto mag-aral. Kamag-anak, kilala, kahit yung tao. Kung walang gusto mag-aral sa pamilya mo, sa kaibigan mo, ibigay mo kahit kayong tao. Klaro ba yun? 25% hanggang 100% ang discount sa tuition fee. O nga pala, kung transferable scholarship certificate, saan ka mag-enroll? Alam niyo ba yung UP? Ateneo? Lasal? UST? Hindi kasama yon. Para maliwanag. May mga listahan tayo ng schools na nakatype sa atin, pipili kayo ng eskulahan. Tama ba yan? Anong kurso? Bahala ka. Engineering, IT, nursing, kung ano ang nandun, bahala kayo. Pili ka ng school, pili ka ng kurso, 25%, 100% ang discount sa tuition fee. Do you follow? Yes. Example, 20,000 ang tuition fee sa nursing. Maka-discount ka ng 50%, magkano agad ang na-save nyo? Very good, children. Kayo po'y nakatipid agad ng 10,000 pesos. Isang sem pa lang, nakasave ka ng 10,000 pesos. Hindi ba yung 10,000 pesos, isang sem pa lang, bawi ka agad yung binayad mong 7,080? Isang sem pa lang, bawi kayo ka agad.
Ang good news sa ating scholarship program, hindi po per sem, kundi pang buong kurso. Kung 2 years, kung 4 years, kung 5 years, scholar kayo hanggat matapos ang kurso niyo. Maganda po ba? Sa kinukwento ko sa inyo, more than value for your money ang natanggap nyo. Bawin-bawi kayo kaagad. Oh! Isang kamatayan lang. Siyempre, hindi ba pangarapin yun? Ang point ko po, ladies and gentlemen, kaya po ang lakas ng loob namin, humarap kahit kaninong tao, pumunta kahit sa anong lugar, hindi kami natakot. Kasi alam namin, wala kaming taong niloloko. Importante ba yun? Tama? Pag naglabas ka ng pera, bawi kayo kaagad. O isipin nyo, bakit kaya kahit anong iwas mo sa sponsor nyo, sa naging bay sa inyo, kahit anong iwas nyo, kinukulit ka pa rin. Hindi kayo tinatantanan. You know why? Kasi alam ng sponsor nyo na imposible na hindi nyo magustuhan ang AIM Global. Taong nakasaralang ang utak ang hindi makakaintindi na ginagawa natin. Lahat ang tao gusto maging healthy, lahat ang tao gusto makatulong, lahat ang tao gusto umaman. Tama o tama? Bawi ba o bawi-bawi? Palakpak mo naman kung bawi-bawi. Ang binayad mo sa global package. Now, kung bawi ka sa global package, dyan pa lang, mag-member ka lang, bawi ka kaagad. Paano yun yung business side? Paano ba kumikita sa AIM Global? Maraming paraan para kumita ka sa AIM Global. Number one, sa lahat ng produkto, once maging member kayo, may discount ka ng 25%. Ilang percent? 25% ang discount mo. Example, 1,200 ang presyo ng C24/7. Maganda ba ang C24/7? Yes! Bakit maganda ang C24/7? Kasi from simpleng sipon hanggang grabing cancer, pwedeng matulungan ito. Hindi ito gamot, pero pinapalakas ang ating immune system. Ang tao, pag malakas ang immune system, hindi kayo basta-basta magkakasakit. Pinapatibay nito ang ating mga cells, ating mga katawan. Pag ang cells natin ay healthy, ang tissues healthy, ang organ mo healthy, ang sistema mo healthy. Correct o correct? Pati mga damaged cells mo, kinokorrect nito. Ang presyo nito, 1,200 kapag hindi ka member. Once maging member ka, bibili mo yan ng 900 pesos lang sa counter. Magkano ka doon na save mo? Napakatalino, 300 pesos ka agad. Bilang sa member, nakatipid ka ng 300 pesos bilang isang user. Paano kapag nagbenta ka nito? Pagbenta ka ng isang ganito, blister pack ng C24/7, meron kang 300 pesos. Magbenta ka lang. Paano kapag hindi ka naman marunong magbenta? Okay lang yun. Basta ikaw ay marunong magkwento. Ang tao likas na marunong magpapalakwento. Tama ba yun? O, first question. Kayo ba ay merong taong kilala na merong arthritis, diabetes, myoma, migraine, high blood, constipated, asthma? Meron mo ba? Malamang sa mga binanggit ko, ikaw yon. Totoo o totoo? Kung hindi man ikaw yon, malamang may kilala kang kaibigan mo, kamag-anak, na merong ganong sakit. At imposible, hindi mo ito i-offer sa kilala mo kung alam mo ito'y makatutulong. Ang tao po, kapag desperado, they will try the products. Do you agree? Pag masakit ang pakiramdam mo, ma'am, pumunta ka sa doktor. Kung ano sabihin, doktor, na gamot sa'yo, kahit wala kang pera, gagawa ka ng paraan kasi gusto mong gumaling. Gamot, isang gamot lang yon para sa isang karamdaman. Ito po, hindi isang sakit. Buong katawan mo, papalakasin. Maganda ba yun? Oh. Magbenta ka ng ganito, 300 pesos. Ngayon pa lang po eh. Mag-isip ka ng 10 kaibigan mo. Sa loob ng isang linggo, kamag-anak, kilala, kumari, kumpare, na may sakit. Yung 10 na yun, bentahan mo. Sa loob ng isang linggo, makapagbenta ka ng 10 ganito, kumita ka ng 3,000 pesos. Correct ko ba yun? Tama, di ba? Pero siyempre, bago mo ito i-offer sa kaibigan mo, kailangan kayo munang gagamit. Kasi mahirap magkwento ng produktong hindi mo natikman. Naku pare, may arthritis ka, gamitin mo ito, effective to. Sabi ko, pare mo talaga, oh! Natry mo na ba? Natry, hindi pa! Sabi nila eh!
Ang point ko, bago maging pusher, kailangan user. Tama? Mahirap magkwento ng produktong hindi mo titikman. Do you follow? Yes. Ang kinukwento ko si 24/7 pa lang. Meron ba tayong pampaputi? Yes. Perfect white? White light? Naku pare, maaari gamitin mo ito, pampaputi ito. Pampaputi, pero ang kulay mo ganito. Eh, bakit ikaw ang itim mo? Kaya nga! Pwede gumamit ito, magagaya ka sa akin! Claro. Ang tawag dyan, direct selling. Now, dyan pa lang, benta-benta, kikita ka na. Paano kinikita ang 24,000? Ito yun, makinig ka sa akin. Ang next income, ang tawag doon, direct referral bonus. Pakiulit po. Sa direct referral bonus, kikita kayo ng 500 pesos. Paano yun? Ang negosyo mo, on kwento-kwento lang. First question, kayo ba'y nakapanood ng sine? Yes. Kapag ikaw ay nanood ng sine, maganda ang pelikula, kinukwento nyo? Yes. Yung kinuwento nyo, posibleng manood? Yes. Kapag siya nanood, sino po ang kumita? Ikaw na nagkwento o sinihan? Ba't yung kinuwento? Kasi maganda. Tama ba yun? Misan nga, dalawa na kayo nanood, paglabas nyo, kayo pa rin ang nakukwentuhan. Grabe si John Lloyd, no? Lalo si Chaya, di ba? Ito, ito. Kumain ka sa restaurant, masarap ang pagkain, magandang service, magandang ambience. Pagkalabas mo, nakita mo kaibigan mo. O, tama. Masaya siya. Napalakpakan nyo yung mga masayang tao. Yan! Hindi na, ganahan ako sa inyo, ha? Masayahin kayo. Ha? Kumain ka sa restaurant, paglabas mo, nakita mo yung kaibigan mo. Boss, saka galing. Diyan lang sa restaurant, pare, ang sarap ng, ano dyan, ha? Ang sarap ng pagkain, tsaka murang presyo. The best pa yung service. Nagkwento ka lang, hindi mo alam yung kinuwentuhan mo, posibleng kumain sa restaurant. Tama o tama? Pag kumain siya, kumita ka ba? Kumita ba restaurant? Ba't mo kinuwento? Satisfied ka. Third question. Tayo ho ba'y nagkukwentuhan ngayon? Yes! Maganda ba ang ating ginagawang kwentuhan? Yes! Taas nga ang kamay ng mga babae. Yung first-timer lang. Yung virgin. Ang bilis. Sabi ko taas sa kamay ng babae. Yung virgin. Mga malisyoso. Ay, sorry! Sabi niya namin, eh, puno. Yung isang tibal eh. Ako, si Lola, ang tibal. Ako! Benjen pa yun, benjen pa. Nag-aaway pa yung dalawa. Benjen pa. Hindi ako benjen, oh. Lang yan, nakapos. Sabi mo, benjen ka. Kapin yun! Kanina hindi niya. Ay, joke lang. Ay, nasa Justin TV pala ako, ha. Walang malisyoso, ha? Sorry po, paumanhin. Paumanhin. Bago yung tanong. Virgin meaning walang experience. Saan ba? Sa negosyo. Iniisip nyo. Mula kanina, hanggat ako'y matatapos, ang topic natin ay negosyo. Maliwanag mo ba yun? Yes. Paula mo po, ha? Maliwanag. Negosyo ang topic. O sige, taso na kamay ng mga first-timer. Natakot na iso. First timer na babae. Taas ang kamay. May experience? Ha? Sa negosyo? Oo. Oh. Sabi yung husband ko nga. May husband, wala pa experience. Bad, magkapi ka, ha? Anyway, ma'am, first timer kayo. Ano po pangalan nila? Elizabeth Villanueva, anong palayaw? Beth? Palakpakan si Ma'am Beth? Bakit kailangan palakpakan? Karamihan na ginagawa kong first-timer, natawag ko, nagiging milyonaryo sa Global. Payaman ka, Beth. At least, Beth, madaling bigkasin ng pangalan niya. Beth. Kasi gagawin ko siya example, Beth. Kasi noong nakaraan, nahirapan ako eh. So, kung anong pangalan po? Mariteth. Ang hirap bigkasin, Mariteth. At least siya, Beth. Tatsik ang laway ko. Marites, ikaw Marites, di ba? Tapos sabi ko, anong apelido mo? Santos. Marites Santos. Tapos
saan? FFFB na yun. Kaya ari lalo. FFF. Pero FFF? So, basang-basa ng laway. At siya si Beth. Eto si Beth. Kayo ba'y naliliwanagan? Baka puro kayo tawa, ha? Grabe, pawe. Ganda negosyo, oo. Ganda ng seminar, oo. Saya, oo. Kumusta negosyo? Negosyo ba? Eto si Beth. Umating sa Englobal. Pag ati ni Beth, sabi ni ba, aba grabe! Ang ganda pa ng Englobal. Tamang-tama, kailangan namin ng extra income. Ang ganda ng negosyo, tapos yung produkto, bagay na bagay sa asawa ko, sabi ni Beth. Kasi asawa ni Beth, lagi may dispineria. Hmm. Sa direct referral bonus, kikita ng 500 pesos sa panel. Direct referral bonus, when you say direct, meron tayo natin na binary program. Say, everyone say binary. Dalawa, magkakaroon ka ng left group at right group. Nung si Beth ay umattend, nagustuhan ng negosyo, nagustuhan ng produkto, naglabas ng 7,080, lahat ito napunta kay Beth. Bawi ba si Beth? Yes. Since maganda ang negosyo, maganda ang produkto, ang ginawa ni Beth, nag-imbita. Inimbitahan ni Beth, yung kaibigan niya, si kaibigang A. Ulitin ko, ang trabaho mo sa umpisa ay ang mag-imbita, hindi mo na ang magpaliwanag. Trabaho namin ang pagpapaliwanag. Nung si A umating din, sabi ni A, Beth, salamat, buti lang napili mo ko imbitahan sa negosyo sa Englobal. Si A nag-join din. Naglabas ng 7,080, nakuha din ni A kung ano ang nakuha ni Beth. Pareho na kanabang? Yes. Sa pangyayari niyan, ikaw man Beth, kikita ka ng 500 pesos direct referral bonus. Ulitin ko po, once mag-member ka, nag-imbita ka, yung inibitahan mo, nag-join din, kikita ka ng magkano? 500. Pakilakas? 500. Ngayon, tingnan ninyo, yung mga taong nag-imbita sa inyo. Pakitingnan lang. Yan. At ito, ang sabihin nyo. $500 pala. Kaya pala ang kulit nyo. Huwag nyo sumbat. Bakit po? Hindi yayaman ang sponsor nyo sa $500 nyo. Nagkataon lang, ganun ang ating marketing plan, ma'am. Tama ba yan? Yes. Sumama yan, may 500 ka direct referral bonus. Inimbitahan po ngayon ni Beth, yung isang kaibigan niya, si B. Si B na gusto ng negosyo, sumama din. Again, Beth, kumita kayo man ng 500 pesos. Meaning, sa dalawang taong inimbitahan mo, kapag sumama pareho, kumita ka ng 1,000 pesos, na kami pa ang nagpaliwanag. Maganda ba yan? Yes! Oh, alam mo, wala ka buhay-buhay naman, di ba? Inibitahan mo lang, kumikita ka ng 1,000 pesos. Maganda ba o napaganda? Napaganda! Bakit maganda? Kasi mayroong next income, ang tawag, match sales bonus. Pakiulit! Match sales bonus. Nagmamatch, nagpapares, nagpe-pair, pairing bonus, additional 1,500 pa ang kikitain mo. Paano yun? Pag nakita ng computer, may tao sa kaliwa, nag-match sa kanan, boom, additional 1,500 pa yun. May 1,000 ka na kanina, nadagdagan ka pa ng 1,500, total of 2,500 ang iyong kinita. Na kami pa ang nagpaliwanag. Maganda? Sabi ni Beth, Beth. Yung bang 2,500 ay pwede mo ng pang-grocery? Oo naman. Ngayon, kung dalawa kayong sabay na inimbitahan, sabay nyo rin isang tingnan. Yan, tingnan nyo. At ito, sabihin nyo. Pang-grocery pala kami. Huwag mo sumbat, ma'am. Huwag mo sumbat. Ang gawin mo, kumanti ka. Sa anong paraan? E di mag-imbita ka rin ng dalawa. Si A, inimbitahan si C. Kapag si C sumama, si A naman ang may 500. Klaro? Yes. Inimbitahan ni A si D, may 500 si A, may 1,500 din ba si A? Yes. 2,500 ba yun?
Ganun kasimple. Dalawa inimbitahan mo, may 2-5 ka. Inimbitahan ni B, si A, may 500 si B. Inimbitahan si F, may 500 si B, may 1-5 da, total of 2-5. Klaro? Yes. Look at the board. People, look at the board. C, D, E, F. Ito ho ba ay kilala pa ni Beth? Si Beth ba ang nag-imbita? Si Beth ba nagpaliwanag? Kikita ba si Beth? Yes, kasi usapan, tao sa kaliwa sa kanan nag-match, boom, 1-5. Ito nag-match, boom, 1-5. 1-5 plus 1-5, 3,000 ba yun? Palakpakan mo si Ma'am Beth, kumita siya ng 5,500 based sa structure na nakadrawing sa whiteboard. Mag-iimbita to? Yes. Ito rin po, mag-iimbita? Yes. Pati ito? Yes. Pati ito? Ito rin? Pati ito ba ito, mag-iimbita rin? Yes. Ito rin, mag-iimbita? Yes. Pag di mo ko inawat, hindi ko yun to, mag-iimbita rin to. Guys, the more may sumasama sa kaliwa, may sumasama sa kanan, wala kayong choice kung hindi habulin ng 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Kaya maraming lumayaman sa AIM Global. Bakit? Hindi nyo malalaman kung sino-sino mga tao ang sasali dyan. Kung sabi mo sa akin, man, paano ko yaman ay mahiyain ako? Posible ba mahiyain kayo? Yes. Tayo mahiyain. Paano mga tao inimbitahan nyo? Ang kakapal ng mukha. Sabi mo sa amin na hindi ka magaling magsalita? Ikaw, hindi ka magaling magsalita. Ay yung tao inimbitahan mo, ang galing magsalita. Wala kang time, busy ka sa bahay, sa trabaho, sa negosyo, ikaw, walang time. Paano tao inimbitahan mo? Ang daming time. Yes or yes? Guys, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Kaya maraming mayaman sa AIM Global. Sa 700 namin ginawang milyonaryo, iba-iba ang background. Magugulat kayo, may estudyante, may housewife, may negosyante, iba-iba ang background. 80% ng yumaman sa AIM Global, ordinary distributor lang. Sa Tagbilaran, Bohol, meron pangalang, meron this distributor, ang pangalan po, Leo Kaduyak. Si Leo Kaduyak, grade 5, tricycle driver. Umaten sa ating seminar, pareho ninyo, walang kalam-alam, umaten lang. Tapos, nung umaten, nag-miembro, tapos, ginawa niya yung aming mga tinuturo. After po, si Leo Kaduyak ngayon, hindi nababa ng 300,000 pesos per month na kinikita. Grade 5, tricycle driver. Tama. Ang point ko, kung nagawa ng grade 5, papayag ba kayo hindi mo kayang gawin to? E grade 6 kayo. Meron siyang grade 6. Meron siyang grade 6 na challenge. Sabi ng grade 6, kung nagawa ng grade 5, kayang gawin ng grade 6. Tama ba yan? Ang pangalan naman nun, Wilfredo Laway. Si Wilfredo Laway na challenge sa grade 5. After 8 months, si Wilfredo Laway nakabili ng sariling kotse, Hyundai Accent. Nasa 100,000 piso kinikita ngayon per month. Grade 6 yun. Papayag ba kayo mo kayang gawin to? Eh, high school graduate kayo? First year high school kayo? Tama ko ba yan? Yes. Guys, ang top earner, pangalan Carlo Berventura, nasa Europe pa ngayon, nasa Europe, nagbakasyon. Nasa 2 million kinikita. May kumikita na 1.8 million. Meron tayong mga top earners, pangalan Mylin Dabdane, Joseph Lim, Charles Nangurayan. Sa probinsya po, may mag-asawa na Flor and Ed Andales. Tama? Meron tayong dating squatter, nakatira lang sa ilalim ng tulay, ang pangalan Gemma, ngayon po, millionaire sa AIM Global. May pamilyang Alburo, pamilyang Razon, iba-iba, Jogi Guillermo, merong embalsamador, John Agaro ang pangalan. Guys, magbanggit ka ng lahat-lahat, iba't ibang background na bago ang buhay sa, because of AIM Global. Malamang kasabay na kayo doon. Pero ang tanong, Nel, wala ba katapos ang 1-5 yan? Guys, merong limit. Ang tawag doon, protection o safety net. Pakulit nga po, ang safety net, protection para ang kumpanya tumagal. May limit ang 1-5. Hanggang 16 pairs per day lang. 16 na pares. 2 cycles yan. 8 sa umaga, 8 sa gabi. 16 pairs per day. 16 times 1,500, doon lumalabas yung 24,000 na income per day. Ladies and gentlemen, amen. Pwede na ba sa inyo pagkasin, kumita ka ng 24,000 a day? Yes! Pwede na ba malengke? Yes! Pambilin bangus? Yes! Hanggang kapag nilang tumik, alam mo na naman. Bakit may kumikita ng 1 million, 1.5 million, 2 million? Guys, ang bilin ni Beth, ang tawag dyan, isang slot, isang head, o isang account.
Kapag isang account lang ang binili mo, kahit anong daming tao sa kaliwa at sa kanan, may limit ka ng income. Ang company mo, pile tayo na mag-open kayo, ang tawag doon, multiple heads. Pakilig na po? Multiple heads, multiple accounts, o multiple slot. Paano yan? Ganito yan. Para mas maliwanagan kayo, parang taxi. Pag kayo ba'y nagnegosyo ng isang taxi, yayaman ka hindi? Kapag marami kang taxi, yayaman ka? Yes. Pwede kang mag-open ng tatlong accounts, tatlong heads under your name. Halimbawa, ikaw to. Mag-imbita ka. Halimbawa, imbita mo yung ano. Yung sarili mo, imbita mo yan. Yung ba yung sarili mo kapag inimbitahan mo, sasama sa'yo? Yes. Bet, sasama sa'yo. O, sama kayo ko. Okay. Mag-open ka ng tatlong accounts. Ibig sabihin po, maglalabas kayo ng tatlong 7,980. Huwag kayong mag-alala. Kasi tatlong global package din ang matanggap mo. Ang good news, tatlong 24,000 pesos din ang pwede mo kitain sa loob ng isang araw. Klaro tayo doon. Hanggang 7 accounts, 7 accounts, 7 heads, o 7 slots ang pwede mong bilhin. Ibig sabihin, maglalabas kayo ng 7,080. Ang good news ulit, 7 global package din ang matatanggap nyo. Ang pinaka-good news, 7 24,000 pesos per day ang pwede mong kitain. Ano ang difference ng single account sa multiple accounts? Kapag isa lang, may limit. You're giving the same effort, same number of people, but different result. Yes or yes? Yes. Klaro tayo doon? Yes. Ang tanong, Nel, pwede bang isa muna? Pwede po yun. Ang tawag kay Beth, tingnan mo yung whiteboard. Ang tawag kay Beth ay upline. Isa lang ang biniling slot ni Beth. Isa lang. Inimbitahan ni Beth, si A at si B. Si Beth medyo naglalaylo, si B huminto din. Eto, si A tumuloy. Posible mangyari? Yes. Now, based sa whiteboard na nakadrawing ngayon, marami siyang left, marami siyang right, kaya marami siyang 1-5. Yes or yes? Yes. Ibig sabihin ulit, mali yung iniisip ng ibang tao, hindi ba piramido niyan? Hindi ba kung sinong nauna, siya ngayaman? Mali po. Unang-una, kapag piramiding, pag-uusapan, illegal. Naglabas ka ng pera, walang kapalit na produkto o serbisyo. Samantala sa global, maglabas ka ng 7,080, bawi kayo kaagad. Tama o tama? Tama. Now, hindi piramiding, hindi rin naunahan. Kahit ngayon ka lang mag-join, kung mas masipag ka, pwede mo nagpasan yung taong nag-invite sa'yo. Fair ang business sa AIM Global. Klaro. Look at the board. Ang tawag kay Beth ay upline. Downline ni Beth, si A at si B. Kayong lahat, downline. Anong tawag sa inyo? Downline. Yung taong nag-invite sa'yo, upline mo. Yung iimbitahin mo, downline mo. Hindi upload, hindi download. Klaro. Si Beth, mayroon pang sa kaibigan. Ang kaibigan niya, si X. Sabi ni Beth, sandali muna. Mayroon akong left, mayroon akong right. Eh, mayroon pa ako sa prospect, si X. Saan ko nalagay si X? Guys, hindi pwede sa taas. Kasi magumukasungay. In global, this is a helping business. May tinatawag tayong spill over. Pakiulit. X pwedeng spill over ni Beth, either kay A or kay B. And since marami ng downline si A, si X in-spill over ni Beth kay B. Kapag nangyari yan, si Beth ang kikita ng 500 pesos direct referral bonus. Why? Si Beth kasi ang direct na nag-imbita. Do you follow? Kung sino ang direct na mag-iimbita, siya ang merong 500. Ngayon pa lang po, mag-isip ka ng 10 kilala, kaibigan ka, mag-anak mo. Yung 10 na yon, kapag inimbitahan mo lahat at sumama, magkano ang direct referral bonus mo? 5,000. Kung 20, 10,000. Kung isang barangay, barangay 1,000.
Maliwanag o maliwanag? Now, anong good news ang nangyari kay B? Si B biglang nag-active. Inimbitahan ni B si Y. Kapag si Y sumama, si B naman ang may 500. Isa lang inimbitahan ni B. Pero meron ba siyang 1-5? Yes, ang tawag dito, abang. Pahulit? Abang. Now, paano yan? Kapag walang sumasama, eh di walang 1-5. Ito ulit ang good news. Tatlong categories sa 1-5. Lahat ng produkto, kapag binili mo, may kasamang points. Anong kasama? Points. Bili ka ng produkto sa counter, may kasamang points. Yung points na yun, ang i-encode mo sa computer. Halimbawa, yung mga points dito mo ini-encode. Yung points na yun, nag-accumulate na ipon, umabot ng 1,200 points. Kapag umabot ng 1,200 points yan, maghahanap yan ng isang kapartner na tao sa kabila. Boom! 1-5 na naman yun. Klaro? Para klaro, ang 7,980 equivalent to 1,200 points. Ibig sabihin, yung pairing bonus na 1,500, yung tao, kapag nag-match sa tao, sagot. Yung tao nag-match sa produkto, yung produkto nag-match sa produkto, 1-5. Kaya importante, maganda ang produkto. Ang stability, ang tagal ng company, lagi nagdidepende sa produkto. Ang produkto, kailangan consumable, kailangan merong repeat order. Maganda ba ang ating produkto? Yes! Maganda ba ang ating produkto? Yes! Yes. Palakpak mo naman kung maganda ang produkto. Now, wala pa. Ikaw to, nag-imbita ka dito, first level mo yan. Mag-iimbita to, nag-iimbita to, eto nag-iimbita, eto nag-iimbita. Dito wala ah. Mag-iimbita, mag-iimbita. Ito ang first level mo. Ito ang second level, third, fourth. First level hanggang tenth level. Sa lahat ng produktong bibili niyan, may porsyento kayong 5%. Yung 5%, syempre, based sa points. Ulitin ko. First level hanggang 10th level, may 5% kayo na komisyon. Klaro? Yes. Ang good news niyan, walang tao dito, dito lang, may kita ka pa rin. Kapag ikaw pa yung direct na nag-imbita, meron kang additional na 5%. Meaning, sa lahat ng direct mong iimbitahan, hindi ka lang 5%, kung hindi 10%. Last income, ang tawag, stair-step. Pakiulit po? Stair-step. Stair-step. Ito na yung mga positional nating na kitaan. Kapag inumpisa mo in global, ang tawag sa inyo ay distributor, zero pari rebates mo. Lahat ng produkto may points. Kapag umabot ng 10 points, na kapag naka 10 points ka, mapopromote kayo bilang silver executive. Anong tawag sa inyo? Silver. Kapag naging silver executive ka, 10% na rebates mo. Pag distributor, zero. Kapag naging silver ka, 10% na ang rebates mo. Saan ang galing 10 points? Sa produkto. Hindi personal points, kundi group points. Pakiulit, hindi personal, kundi lahat ng pag-usapan sa incentive, laging group points. Walang time frame, walang demotion. Umabot ka ng 100 points, congratulations. Ang tawag sa inyo ay gold executive. Anong tawag sa iyo? Gold executive. 20% na rebates mo. Kapag umabot ulit siya ng 1,000 points, congratulations. Ang tawag sa inyo, global ambassador, 30% na rebates mo. The more tumataas ang points, tumataas ang position, tumataas ang rebates. Sa stair step, higher rebates, less lower rebates. Guys, ang goal nyo, maging global ambassador. Bakit? Kapag kayo ay naging global ambassador, daang-daang libo na, milyon na ang pwedeng kitain mo, pwede ka ba mag-qualify sa profit sharing at sa US travel incentive.
Maganda ba o napakaganda? Napakaganda. Maliwanag ba o napakaliwanag? Napakaliwanag. Tanong, may mga pangarap ba kayo? Yes. Gusto mo ng house and lot? Yes. Kotse? Yes. Savings? Yes. 7,980. Ilang libong tao na po ang aming nakausap everyday. Kapag kami katanong ko yung mga pangarap, isang sagot, yes, gusto mo bagong buhay namin. Pero pag nakikita 7,080, nagdidilim ang mga paningin. Gama ba yun? Gaya sa akin lang, huwag kayo sanang magaya sa mga tao. Nagiging hadlang ang 7,080 para sa pangarap. Huwag yung gawing hadlang ang 7,080. Gawin yung hagdan para makuha ang inyong mga pangarap. Tama ba? Kung wala kayong pera, okay lang. Ang hindi okay, wala ka nang pera, wala ka pang paraan. Pag gusto, mayroong paraan. Pag ayaw, maraming? Kung problema nyo ngayon ni pera, believe me guys, kung problema nyo ngayon ni pera, 5 years ago, malamang ang problema nyo, pera pa din. Kung ano kayo ngayon, yun po ang ginawa nyo noon. Kung ano kayo magiging bukas, yan ang gagawin nyo ngayon. Nakita mo yung global? Problema nyo pera? Wala kang ginawang sistema? Hindi mo seryoso to? Believe me, 3 years from now, you have the same problem. Para sa akin nga eh, wala kang karapatang mangarap kung wala kang ginagawang pagbabago sa buhay ninyo. Ibahin ko yung tanong. Ang problema nyo ngayon, pera. Nakita mo yung global. Nagpaturo ka, sumunod ka sa tamang sistema, believe me, 3 years from now, 5 years from now, you have the same problem. Pera pa din. Kung papaano ubusin. Aba, hindi ko na mapatagalin. I'm very, very excited. Bakit napakaswerte ninyo, no? Especially sa mga first-timer. Ang dahilan, kung bakit talagang lumaki ng gusto ang AIM Global, maraming naging milyonaryo dahil sa taong tatawagin ko. Tanong, handa ka na makinig? Yes! Handa ka na makinig? Yes! Guys, welcome. Kung si Michelle po, ni-welcome mo. Kung ako ni-welcome nyo, mas dapat natin i-welcome ang taong tatawagin ko. Ladies and gentlemen, lahat tayo magtayuan, i-welcome natin. Million palakpak! Yan na ba ang palakpak ninyo? Para sa ating visionary president, Dr. Ed Cavanto! Palakpak na mga bema! Mas kaya, 20% ng naging millionaire sa global professional, doktor, dentista, abogado, teacher, professor, nurse, architect, engineer, clinic. Remember, it's not how much you earn. It's how much you save. Kung ubos yung 50,000 mong sweldo buwan-buwan, pag ikaw nagkasakit ng 3 buwan, saan mo kukunin yung gastusin yung 50,000 per month? Utang. Tama o tama? Tama. Guys, what we're teaching is entrepreneurship. Direct sales entrepreneurship. Hindi namin kayo sinino, hindi namin kayo tinanong nung pumasok kayo rito, hindi namin sinabing lahat po ng high school graduate dito sa harap, lahat ng elementary graduate dun sa likod, basta nagpasukan lang kayo. Tama po ba? Yes. Kasi wala po kaming pakialam kung ano yung natapos niyo. Hindi namin sinisiyon, ay mababa lang ba na pag-aralan mo doon ka sa likod? Professional ka ba? Dito ka sa harap. Wala pong ganun-ganun. Okay, basta willing kang mabago buhay mo, okay lang naturuan ka namin. Okay po ba yun? Yes! Dok, bakit ganyang karami yung naging successful sa AIM Global? Simple lang. I've been in this business for the past 15 years. 15 taon ko na po ito ginagawa full-time. Sa akin din po, dumating din sa buhay ko, minsan sa buhay ko, tulad yun, nakaupo din ako. Pumapalakpak din ako. May nagturo din po sa akin. Yung aking mentor po, it so happened, Amerikano. 15 years ago, when I was starting in this kind of business, 15 years ago, yung Amerikanong mentor ko, kumikita ng 20 million pesos per month. Siya po yung nagturo sa akin. Tinuruan niya po ako, inabsorb ko lahat ng natutunan ko, inapply ko. After so many years of applying it here in the Philippines and other countries, at the peak of my career, I was making 1 million pesos per week. Yun ang nangyari po ba? Maganda, napakaganda. Okay lang bang ituro sa inyo yung natutunan ko? Yes! Kaya lang, yung mga natutunan ko po, experience. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Lalo na experience mo. Pero some of the wise gurus will tell you,
experience of other people is the best teacher. Kasi baka mamaya pati yung mistakes ko, gayahin mo pa. Dapat ang ginagaya mo na lang, lahat na lang, success ko, tsaka strategies ko. Tama o tama? Yes. Yung mali kong ginawa, kwento ko man, huwag mo na gawin. Gawin mo na lang yung mga tama akong ginawa. Tama mo ba? Yes. So you would be amazed. Here in the Philippines, may isang kumpanya, 700 ang milyonaryo. Mas marami pa ang kumpanya ngayon, mas sikat pa sa Englobal. Nandiyan ang Smart. Sikat o hindi sikat? Globe, San Miguel, Banco de Oro. Sikat o hindi sikat? Diba? Jollibee, nandiyan dyan. SM, nandiyan dyan. Pero nakarinig ko na rin na 700 na milyonaryo. Jollibee, baka milyonaryo dyan, si Kwenta. Sino? Yung mga nag-franchise. Naglabas ng 30 million. Milyonaryo na, lalo pang naging milyonaryo. Banco de Oro, mayayaman na, nag-invest, lalo pa naging mayayaman. Eh, in Global, 700. Maging milyonaryo, tricycle driver, pedicab driver, bagger sa SM, security guard, lady guard, conductor, barker. In short, yung mga naging milyonaryo, simpleng tao na minsan sa buhay nila, hindi nila inakalang yayaman sila, umupo sa mga bangkong yan, nakinig sa amin, ginawa yung pinapagawa namin. Yun, after a few years, naging milyonaryo. After a few months, naging milyonaryo. Ang tanong, ikaw ba, handa ka na ba maging milyonaryo? Guys, yung iba nagtatanong, Duk, grabe, ang daming naging milyonaryo. Kaya pa ba kami? Kasi dito hindi makapaniwala eh. Baka sa susunod ko sasabihin, lalong hindi makapaniwala. Ang goal po ng company is to create 50,000 Filipino multimillionaires. Ngayon po, ang goal ng company, 50,000. Ikaw, kasama o hindi kasama? Kasama! Yung iba hindi sumagot. Bakit? Kasi yung 700, questionable na sa kanila. Yung 50,000, mas questionable yung questionable sa kanila. Sabi na, paano nagkaroon ng 700 na milyonaryo dyan na hindi ko nadidinig? Tama mo ba? Na hindi ko nababasa sa dyaryo, ni walang commercial, ni walang artistang nagkukwento niyan, ni hindi sinasabi yan ni Vice Ganda. For some other people, ang basihan ng sikat at successful yung nababasa sa dyaryo. Yung nakikita sa TV, yung napapakinggan sa radyo. Guys, the good thing with our business, tahimik lang po tayo. We call it direct sales, entrepreneurship, kwento-kwento. Pag ikaw nagkwento-kwento, mamaya may kukwentahin ka. Diba? Okay po ba yung ganun? Yes! The reality is this. Pwede naman namin bayaran si Agamulak. Bayaran namin ng 50 million pesos. Tapos gumastos tayo ng 100 million pesos, tri-media, dyaryo, TV, radyo. Tapos sasabihin niya Agamulak, hawak-hawak yung C24/7, this is the best supplement in the world. Bebenta hindi? Bebenta, bakit? Sikat si Agamulak eh. Pero ang tanong, sino lang yumaman? Correct. Yung company, tsaka si Agamulak. Yung maliliit na tao, hindi umasenso. Yung mga simpleng tao, hindi natupad yung pangarap. Wala kang naging extra income. Nung ginawa namin direct sales, pare, kayo ang Agamulak dito. Yes! Okay lang po ba yun? Yes! Yung mga kababayan, kayo ang Marian Rivera. Okay lang po ba yun? Yes! Sabi ni Lola, ako Marian? Pwede. So our goal for today is to make you realize na ito kaya. Okay lang po ba i-digest natin to? Yes! Now to do this, pinapaliwanag ko yung tinatawag na what if scenario. Sa Tagalog, ano kaya kung mangyari sa inyo to? Okay lang po ba yun? Yes. Bakit swak na swak ang telenovela sa Pilipinas? Kasi nakaka-relate ka eh. Diba? Kaya na-Sir Chief. Nakaka-relate ko. Ito, na-in love kay boss oh. Parang yung boss ko, crush ko rin eh. Diba? Nakaka-relate, hindi? Nakaka-relate eh. Kaya gustong-gustong pinapanood. Guys, yung gagawin ko, sana makarelate kayo. Kasi simpleng-simple din lang eh. Kung ipapakita ko sa inyo, simple lang yung tipong kaya nyo rin gawin kahit part-time. Diba? Hindi ko naman sinasabi mag-resign kayo eh. Bakit? Kasi gabi na yun eh. Bukas na kayo mag-resign. Diba? Sabi mo sa boss mo, boss, can I have a meeting with you? It's an urgent concern. Friends na buhay. Okay? Sa dinami-dami ng online tsaka offline friends mo, dalawa lang. Kaya, kaya, kaya.
Sinarita na yung Facebook, taas ang kamay. Ang friends sa Facebook, mga kapuso't kapamilya, daan o libo? Libo. Sipin nyo yan. Walang kitaan. Umabot ng libo friends mo. What if may kitaan pa? E ba mas dalong aabot ng daan at libo? Tama o tama? Tama. Sa dinami-dami ng online-offline friends mo, dalawa lang. Number three, what if since sumali yung dalawa, tulungan mo yung dalawa. Makakuha din ng dalawa para maging tulad mo. Okay po ba yun? Yes. I'll repeat, on your first month, yan ang gagawin mo. Wala namang kota-kota, wala namang pressure-pressure, lagyan lang natin ang kwento. Sumali ka, kumuha ng dalawa, yung dalawa, tutukan para makakuha ng tig. Na dalawa rin. Okay, number four, ito yung pinakamahirap na gagawin mo sa buong buhay mo. What if huminto ka na? Ang hirap, ano? What if huminto ka on the second month of doing the business? Number five, the worst thing happened. Ano nangyari? Na-duplicate. Lahat ng kinuha mo, naghintuan din on the second month. Malas ka na, lalo ka pang minalas. Am I clear? Okay. Anong pangalan, boss? Princess. Princess, okay lang bang gamitin kita example? Princess, lahat ng ginagamit kay example, lagi kay milyonaryo. Okay lang ituloy. Parang ayaw mo. Princess, today is April. May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, after 12 short months. Ano na kaya itsura ni Princess? Kung nangyari sa inyo yung nangyari kay Princess, ano na kaya itsura nyo? Huy. Sabi ko, on the first month, si Princess nag-refer ng dalawa. Sumali, nag-refer ng dalawa. Sa tulong ng mga upline, sa tulong ng company, tinutukan ni Princess yung dalawa para makakuha ng tig. Ilan na po yun? Very good, para kayo elementary. Okay, umabot na second month, May. Ano gagawin na second month? Ay, ayaw na ni Princess, kumita na ako, 1-5, 1-5, 1-5. Huminto na si Princess. Ngayon na-duplicate. Yung dalawa, tinutukan yung apat para makakuha ng tig. Ilan na po yun? Naging walo, huminto na rin yung dalawa. Saan nagpunta? Sumama kay Princess. Yung apat, tinulungan yung walo, makakuha ng tig. Ilan na po yun? 16. Naging 16. Huminto na yung apat. Saan nagpunta? Tanong nyo kay Princess. Hinanap si Sir Chief. Yung walo, tinulungan yung 16, makakuha ng tig. Naging 32, huminto na yung walo. So lahat sila, ang trabaho, isang buwan lang. Ano ginawa isang buwan? Sumali. Kumuha ng dalawa. Yung dalawa, tinutukan para makakuha ng tig. Next month, ayoko na. Isang buwan lang nagtrabaho. Example lang po ito, mga kapuso't kapamilya. Am I clear? Bilisan na lang natin. Naging 64, naging 128, naging 256. Huminto, huminto, huminto. Naging 512, 1024, 2048, 4096. Huminto, 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 huminto. After one year, mga kapuso't kapamilya, umabot na ng more than 8,000 yung tao sa grupo ni Princess. Parang Facebook. Umabot ng libo friends mo. Yung iba, karamihan, hindi mo naman kilala talaga. Tama o tama? Kasi pag may inaccept ka, yung friends ng inaccept mo, nagiging friends mo na din. Am I clear? Yes. Ganun din dito, ang kilala lang ni Princess, etong mga to. Eto eh, saan pakilam din, hindi nakilala yan. Pero since may website ka, lahat yan makikita mo. Am I clear? Yes. Guys, kung nangyari sa ito, kung nangyari kay Princess, kumita ka na ng 3.6 million pesos or nag-average ka ng 300,000 pesos per month. Pwede o pwede? Yung iba hindi makasagot. Naliliitan pa yata sa 300,000 per month. Kaya, o balikan natin yung what if. What if to begin with, eto, nag-isang slot. Diba, what if si Princess nag-three heads yung sinasabi ni Arnel na multiple accounts? Diba, ano itsura niyan? Princess 1, Princess 2, Princess 3. Inaral niya muna bago siya sumali. Ano ba options ko? O may 8,000, sabi niya 80. May 3 heads. Sabi niya, maganda pala yung 3 heads. Diba, bago ako sumali, kausapin ko muna yung sarili ko. Humarap sa salamin. Uy, Princess,
okay naman to. Gusto mo, sumali ka uli. Sumagot naman siya, sige. So, nagkaroon ng Princess 2 tsaka Princess 3. Dok, ano ba nangyayari pag nag-3 heads na dodoble yung income with the same effort? So, pag nadoble yung income, this won't be 3.6. This will now be 7.2 million or nag-average ka ng 600,000 pesos per month. Pwede o pwede? Wala kang boyfriend, bumili ka ng boyfriend. Wala kang girlfriend, aba, bumili ka linggo-linggo. Wala kang asawa, mag-rent ka. Bakit? Ayaw mong pakasalan eh. Rent lang. Pag di mo gusto ugali, sali mo. Bakit? Ang laki na kinikita eh. Pwede po ba yun? Tignan mo to. Balikan natin to. What if in one year, hindi lang dalawa friends ni Princess? What if ang nirefer ni Princess in one year? 20. One year naman eh. Posible po ba yun? Yes. Edi kung sakaling mas maya, kung mas maraming nirefer, edi mas marami rin kita rito. Tama o tama? What if si Princess, abay, hindi huminto, tuloy-tuloy lang. Sabi ko, isang buwang trabaho eh. What if hindi siya huminto na isang buwan? Tanggapin na natin, April, may bit-bit na dalawa. Okay? Pagdating ng May isa, June isa, July dalawa, August lima, September isa, October isa, nagigat siya po ba? Yes. Eh di mas malaki rito pwede kitain. Tama o tama? What if sila, walang AQs, hindi rin huminto, tuloy-tuloy lang. Kung si Princess, dire-diretso, abay yung dalawa, dire-diretso din yung apat, dire-diretso din yung walo, dire-diretso din. Kahit part-time. E di mas malaki rito pwedeng kitain. Tama o tama? Guys, yung kanyang pit ko, binary pa lang. Wala pang Unilevel, Store-Step, Profit Sharing, Tip to US, Tip to Europe. What if talahati ng grupo ni Princess, pagdating ng alas 5 ng madaling araw, nagkakape, live-in. May points wala. E di may dagdag pa ito. Tama o tama? What if yung mga kababaihan sa grupo ni Princess nagpapaganda, nagpapaputi, nagpapabata? Lumalaklak ng perfect white, pinanglulunok, white light. Abay, ang lapot nun. What if yung iba nagme-maintain ng Colidus, nagme-maintain ng Vida, nagme-maintain ng Slim and Trim, nagme-maintain ng C24/7? Am I clear? Yes. Princess, ano probinsya? Palawan. Palawan, sa Makatwid, ikaw ay isang? Tama, iba hindi alam. Diba? What if somewhere down the line, hindi mo nakilala, may sumali, presidente ng mga taga-Palawan sa Hong Kong. Posible ba yun? Yes. Sa kabila, may sumali, hindi mo nakilala, presidente ng mga taga-Palawan sa Singapore. Posible ba yun? Yes. Sa kabila, may sumali, ang galing, ang daming pulsa pinapasok, presidente ng mga taga-Palawan sa Taiwan. Posible ba yun? Sa kabila, hindi mo nakilala presidente ng mga taga-Palawan sa Dubai. Posible ba yun? Yes. Eh, bukas tayo dun sa apat na bansang yun. We're not talking of people anymore. We're talking of countries to pioneer. Kaya yung income na ganito, kaya? Balikan natin ito. Isipin mo ito, ha? What if dumating yung time, sabi ni Princess, ang ganda, kumikita na ako ng 600,000 a month. Grabe! What if subukan kong sinasabi sa training? Matulog kaya ako ng isang buwan, walang gisingan. Gusto kong maramdaman yung residual tsaka leverage income. Sabi ni Princess, sige, matutulog ako, walang gisingan, isang buwan. Habang natutulog si Princess, yung mga leader sa kaliwat kanan gumagalaw. Habang tulog si Princess ng isang buwan, walang gisingan. May kita wala? Gusto ka nilang matulog ng walang gisingan. Pagkagising ni Princess, after one month, aba, may kita pa rin, may 600 pa rin ako kasi may gumagalaw na leaders kaliwat kanan eh. What if si Princess nagbakasyon sa Boracay isang buwan, gastusin ko nga ito. Natulog ako isang buwan, gastusin ko naman ngayon. Nagbakasyon isang buwan. Habang nagbabakasyon si Princess, gumagalaw yung leaders sa kaliwat kanan, si Princess, may kita wala? Nagbabakasyon, may kita? Natutulog, may kita? Sabi ni Princess, what if ayoko na ng kita? Yung mga leaders ko, walang ginawa kundi magpasok ng points. Ginawa ni Princess, binuksan yung laptop. Sino ba yung malakas magpasok ng points dyan? Sino ba? Sino ba? Nakita niya, eto, ikaw pala. Tinawagan niya. Habi, oy!
ako si Princess, yung upline mo na taga Palawan, musta kayo dyan sa Singapore, musta kayo dyan sa Taiwan, ay, upline power. Grabe, padami na padami sumasali dito. Mga Singaporean, mga Taiwanese power. Sabi ni Princess, pwede ba? Ayoko na ng kita, ayoko na ng points, tantanan nyo na yan. Ihinto mo na yung pagpasok ng points. Alam, ang sabi ng mga leader, upline, baliw ka pala eh. Wala kaming pakilap kung ayaw mo na. Nag-e-enjoy kami. Kung sila nag-e-enjoy kumikita, hihinto hindi. Kung sila hindi humihinto yung pagkita mo, hihinto hindi. Kaya kahit ayaw mo na kita, may kita ba rin o wala? Isipin mo, saan ko nakakita ng ganun? Ayaw mo na nakita, natutulog ka na, nagbabakasyon ka na, may kita ka pa rin. Bukas kaya gawin mo sa trabaho mo yan. Boss, ayaw ko na nakita. Fine, you're fired. Di ba matulog ka, magbakasyon ka, wala kang kita. Nagigat siya mo ba? Yes. Pura ito, dumahan natin yung pagkaka... Kaya nga yung top earner eh. Yung top earner natin, nagtututo 3 million pesos per month. Nasaan? Nasa Europe. May sariling bakasyon. So habang sa nagbabakasyon, gumagalaw yung kaliwat ka na, may kita wala. Talong, gusto yung balang galon? Yes! Dama mo ng paraan. Dok, yan lang ba yung negosyong natutulog na may kita pa rin? Hindi. Actually, lahat ng negosyo ganyan. Kasi lahat ng negosyo may sistema. Pag ikaw sumakay ka lang sa sistema, darating din yung time kahit anong negosyo, natutulog ka, kumikita ka pa rin. Kunwari, Jollibee. Diba? Kunwari, si Princess may 30 million pesos, walang magawa. Binigay niya kay Tony Tan Kakchong, Tony Tan, gusto ko magkaroon ng Jollibee sa Palawan, sa gitna ng dagat. Kasi wala pa nun eh. Diba parang yung mga tao, habang nagsuswimming sa Palawan, eh, nandoon na kagad yung Jollibee. Floating Jollibee. Eh, diba sabi ni Tony Tan Kakchong, sige, maganda yan. Sinimula nila, nagtayo ng Jollibee sa gitna ng dagat sa Palawan. Ano nangyari ngayon? Si Princess, natutulog. Habang natutulog siya, may kumakain sa Jollibee niya, may kita wala. Habang si Princess nagbabakasyon, may kumakain sa Jollibee niya, may kita wala. O pwede rin ganun. Residual leverage income din, kahit natutulog, kahit nagbabakasyon, may kita pa rin. Kaya lang, maglabas ka ng 30 million. Maglabas ka muna ng 30 million. Kaya o kaya-kaya? Hindi na makasagot. Sabi mo, Dok, wala ba yung ano? Wala ba yung mas mababa dyan? Sige, chowking, 12 million. Dok, wala ba yung mas konting zero? Diba? Mang inasal, chick boy, 6 to 7 million. Dok, wala ba yung mas mababa dyan? Food cart, 120,000. Lahat dyan may sistema. Ngayon ang tanong, ano kaya mo? Million? 100,000? O 8,000? 8,000. Mas kaya eh. Diba? Ibigay mo yung 30 million mo sa Jollibee, kumita ka man ng million, may iba ba kaya kikita ng million bukod sa'yo? Wala na eh. Yung mga crew, kikita ba ng million yun? Yung nagluluto ng french fries, chicken joy, hamburger, kikita ba ng million yun? Yung security guard, kikita ba ng million? Hindi, ikaw lang eh. Samantalang to, madaming pwedeng kumita ng million, nakakatulong ka pa sa ibang tao. Sabi ni The Doc, sige, tanggap ko na yan habang natutulog. Sipagang ko first 1 year ko. Yung iba mentality, ba't ko paabuti ng isang buwan yan? Bakit 12 months? What if gawin ko yan ng 6 months lang? Pwede o pwede? Bakit ko pababayaan 12 months? What if gawin ko ng 12 weeks? Mag-resign na ako. Pumunta na ako sa EDSA. Lahat ang bilog ng mata, dadaling ko dito. Yung mga gigil, ang igat si Buro, yung mga gigil yumaman, eh, iba na nanood ako, sige, tanggap ko na yan. Mangyayari yan, may marketing plan eh. Iba pa, no, abot ng 50,000, eto na. Guys, we started in the Philippines 2006. Okay? May sistema. Pinatunayan natin na tama yung sistema. Ni-roll out yung sistema. Gumulong. Ang dami naging milyonaryo pagdating ng 2010, tayo pinagbukas sa Brunei tsaka Singapore. May tao po ba sa Brunei tsaka Singapore? Yes. Mind you, ang tanong ko kung may tao, hindi may Pilipino. Bakit? Yung produkto ba? Okay ba sa lahat ng tao? Yes. Bakit? Importante yung produkto eh. Diba? Paano kung product mo? Load. Ano pakialam ng Singaporean sa load mo?
Nagigasi po ba? Ano pa kaya ng Bruneian sa load mo? Pag ang product mo load, pang Pinoy ka lang. Nililimit mo yung market. Tama o tama? O guys, pagdating ng 2011, tayo po yung nagbukas sa Dubai, United Arab Emirates, saka sa Hawaii. Hawaii is already part ng USA. Yung mga nagtetestimony sa atin, iba't ibang mga lahi na. Pagdating ng 2012, tayo po yung nagbukas sa Hong Kong, tayo po yung nagbukas sa Nigeria, tayo po yung nagbukas sa Korea. Iba-ibang lahi na. Pagdating ng 2013, okay, this year, 2013, kabubukasan natin sa Hong Kong. Next, a few weeks from today, magbubukas naman tayo sa Macau. Within the next few months, magbubukas tayo sa Indonesia, sa Malaysia, sa Qatar, sa Kuwait, tsaka sa Ghana. Madami o madaming madami? Guys, para lang sa kaalaman nyo, ang population po ng Nigeria, 200 million. Ang population ng Indonesia, 240 million. Ang Pilipinas, 90 million lang. As we speak right now, kaka-launch lang natin sa Nigeria last year, 6 months ago. 6 months ago lang. As of today, we are averaging $1 million every month worth of sales sa Nigeria. Dok, ano yung sila ng Nigeria? Parang ganito din. May nagsasalita, Nigerian. May nakikinig, pero Nigerian. Ano binibenta? White light. Ano ba? Perfect white. Nabiro lang ho, hindi pa approve yung dalawang products. Ang approve pa lang sa Nigeria, lahat ng Nature's Way products, C24/7, Complete, Restore Life, Slim and Trim, Colidus, tsaka yung apat na beverages natin. Pero ang nandun pa lang sa Nigeria, yung limang Nature's Way products pa lang. Isipin mo, limang Nature's Way products pa lang ang benta na $1 million every month. What more kung dumating na yung kape natin doon tsaka may choco? Yung benta, lalaki, liliit. Ay, lalaki. Isipin mo kung yung ibang lahi sumasali, bumibili. Ikaw pa kaya? So guys, isipin nga, nagbukas tayo ng Brunei, may Chinese dyan. Nagbukas ng Singapore, may Chinese dyan. Nagbukas ng Taiwan, di ko nabanggit, may Chinese dyan. Nagbukas ng Hong Kong, may Chinese dyan. Nagbukas ng Macau, dito ako mas excited sa Macau. Kaya yung goal ng company ng 50,000 Filipino millionaires, kaya. Kasi yung product natin, yung business expansion program, aggressive. Nakarating ng iba't ibang mga bansa. Anong pakilan ng load sa Nigeria? Eh, iba telco ron. Walang Globe Smart San PLDT ron. Nagigetsi po ba? Kaya ito, kayang-kaya to. Kung sakasakaling yung negosyo, pang Pasig lang, eh ba baka mahirapan tayo dito? Pasig lang eh. Hindi ka pwedeng tumawid ng ibang city, Pasig lang eh. The name of the company is not AIM Ortigas Center. It's not even AIM Pasig. It's not even AIM Metro Manila. It's not even AIM Philippines. It's not even AIM Asia. AIM? Global. AIM? Global. Sipin nyo sa Facebook mo, may friends ka nasa ibang bansa. Tama po ba? Yes. May Facebook friend ka na nasa ibang bansa, nasa Europe, nasa US, nasa Middle East. Walang kitaan. Accept ka na, accept ilang oras ka sa Facebook, di ka kumikita. Eto, ba't di mo pag-aksayahan ng oras? Tama po ba? Yes. Guys, it's just a matter of timing. You might be saying, eh, kasi hindi ko pa timing eh. Ano gusto mong timing? Mabawang ka sa utang, tsaka ka sumali. For some other people, for them to decide, kailangan merong pagbabago mangyari sa buhay nila. Yung iba, mga major decisions that they made, kasi namatay yung nanay, kasi namatay yung anak, kasi namatay yung tatay, kaya from now on, ganito na ako. For some other people, meron mo ng tragic na nangyayari bago may ma-realize. My goal for tonight is for you to realize something without something tragic happening. Kasi iba, naku, hindi na ako mag-yosi kasi yung best friend ko namatay lung cancer. Pamilyar ba yung ganun? Yes. Hindi na ako iinom ng alak kasi yung best friend ko car accident namatay drunk under the influence of alcohol. Tsaka yan, magde-decide ng napakaganda pag may nangyaring pangit sa iba o may nangyaring pangit sa kanila. Aantayin mo ba yun? For some other people, ganun mag-decide eh. Guys, what we're trying to emulate right now is for you to decide without all of those things.
for you to decide because of something good that can happen. Because you have faith. Everybody say faith. Faith. What is faith? Faith is believing on something without seeing it. Faith is believing on good things to come, even if bad things are happening today. That is faith. When we started this company, we have so much faith. Not with other nationalities, but with us Filipinos. We believe that we are the best networkers in the world. Sabi ng iba, Dok, paano mo nasabi yan? Guys, I have traveled to so many countries. US, Canada, Australia, New Zealand, China, Macau, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Dubai. I've been to so many countries around the world. Ang Pilipino may kakaibang karakteristik. Pag nasa ibang bansa ka, sulit-sit ka. Pag may lumingon, pinuyon. Walang ibang lahing lilingon. Di ba, nasa LA ka, may Mexicano, may Italian, may Korean, may Japanese, may American. Psst! Lilingon, Pilipino. Pag bumiti ka na naging, lalapit pa yan, lalapit pa yan. Boss, ako ba? Tayo lang yung ganun. We're closely knit. Pag nag-usap ka, Bisaya ka ba? Oo, Bisaya man ako. Saan ka galing? Buhol man. Buhol din ako. Kamusta si Mayor? Akala mo para kayong nawawalan ng magkapatid? Nagigisa mo ba? Ganyan ang Pinoy. Ang Amerikano hindi ganun. Ang ibang lahi hindi ganun. Hindi porket pareho tayo Amerikano, ganun na hindi. Sad to say, the Americans, they only unite in times of war. Kapag nagkakagera na sa kanila, oh, we're full-blooded Americans, we're loyal. Ganun ang mga Americans. Tayo mga Pinoy, ang dami nating ang dami mga bagay-bagay na pinagkakasunduan. Tama o tama? Pag may laban si Pacquiao, yung magkakagalit, nagkakasundo. Walang nakawan sa kalsada. Diba? Nagtitext yung mga magnanakaw, wala muna, load muna tayo. Diba? Ultimo yung mga gerahan sa bundok, ay, ceasefire muna, load muna tayo. Tama o tama? Pag may chismis, usap muna sa chismis. Chismis yan eh. Nawawala yung away. Why? Ganun tayo ka-closely knit. Kakaibang karakteristik ng Pilipino. And there are 15 million Filipinos around the world. Ganyang kadami ang Pinoy sa buong mundo. 15 million nasa labas ng Pinas. Kalat-kalat sa iba't ibang mga bansa. And we Filipinos, I believe, ang galing nating makisama. Tama o tama? Hindi mo kakilala, nasa ibang bansa, nalaman mo lang, pareho kayo ng probinsya, sige, tuloy ka sa bahay ko. Magaling makisama. Yun probably yung namana natin sa mga Chinese. Do you know that in each and every country, there's a Chinese community? In each and every country, there's a Chinese community. Yung mga Chinese sa US, pag may bagong salat ng Chinese, oh, you're a new Chinese here in the country, here's $20. Nagbibigay sila. Sinusuportahan nila yung mga bagong salta. Tayo, hindi man tayo makapagbigay, at sige, doon ka muna sa bahay. Doon ka muna makitulog. Because we're closely knit. Ba't di natin pakinabangan yan? Ang galing natin makasama sa ibang mga bansa. Ang girlfriend, ang boyfriend, ang asawa, ibang lahi. Tama o tama? Yung mga kaibigan, ibang lahi. Bukod sa may kaibigan kapwa Pilipino, ibang lahi, mga foreigners. And the foreigners believe in the Filipinos as well. Amen? 'Di ba pagdating sa Hong Kong, no offense ha, pagdating sa Hong Kong, mas gusto ng mga employer Pinay. Bakit? Ang Pinay domestic helper may malasakit sa inaalagaan. Tama o tama? 'Di ba? Pagdating sa Singapore, nurse, pagdating sa Korea, English teacher ang gusto nila Pinoy. Pagdating sa US, nurse ang gusto nila Pinoy. Pagdating sa Middle East, gusto nila mga seaman, mga oil diggers, mga engineers Pinoy. Pagdating sa US, doktor, nurses, paramedical, gusto nila Pinoy. Bakit? Magaling tayo makisama. So why not maximize the 15 million Filipinos outside the Philippines? Sila yung mag-network sa iba't ibang mga bansa. E saan manggagaling na bansa yun? From our country, the Philippines. There will come a time in global yung pinakamalakas magpasok ng dollars sa Pilipinas. The only question right now is this. Do you believe na pwede kang mapasama sa 50,000 na milyonaryo? Yes! Yung iba hindi pa rin makapaniwala. I completely understand. It's all because of our upbringing.
Okay? Hindi mo masisi yan eh. Sa tingin mo kapag ang pinag-usapan, milyong kitaan, sa hapagkainan nila Henry C. Magtataka pa ba yung mga nag-uusap doon? Kunwari, habang kumakain, sabi ni Henry C., o anak, ilang million ba kinita mo ngayong araw sa bangko? Ay tayo, maliit lang, mga 56 million lang. O, kamusta naman yung ibang development natin niya? Ah, sir, mababa ngayong araw, 3 million pesos lang kita natin. Bakit? Eh, puro sila milyonaro eh. Mag-usap-usap sila, normal lang yung million na kitaan araw-araw. Nagigasibo ba yun? Samantala ikaw, paano ka lumaki? May million bang pinag-uusapan sa hapagkainan? Nagpapatawa ba yung tatay mo? Hey, anak, swerte, 10 million na kinita natin ngayong araw. Tara, Jollibee tayo. May mga ganun ba? Wala eh. Diba? Ano yung mga pinag-uusapan? Uy, may bonus ako. Tara, gastosin natin. Puna tayong Jollibee. Pagkasin Jollibee, yun, ubus na. Bonus na yun. What do I mean? You grew up in an environment na hindi kinukulture yung entrepreneurship. Hindi kinukulture yung negosyo. Ano kinukulture? Employment. Aral ka na mabuti, galingan mo, pagka-graduate mo, mag-apply ka ng trabaho. Mag-stick ka dyan sa trabaho ng 40 years. After 40 years, 65 ka na, 70 ka na, yung mga anak mo, may trabaho na rin, ano yung nangyari sa'yo? Wala na, wala ka nakita. Bawang ka sa utang. Yan ang na-steal sa utak natin. At sasabihin natin, normal yan, normal. Yung lolo ko, ganyan eh. Yung tatay ko, ganyan. Ako, ganyan kaya yung mga anak ko. Yun ang masakit, ganyan din. Probably, yung some challenges in this world, kaya mong i-take. Pero just to imagine, hindi ko ma-imagine gagawin ng anak ko yun. Yung hirap hanggang akin na lang. Pero hindi ko maisip na pagdadaan ng mga anak ko yan. Nakakatakot. Hindi ko ma-imagine malalampasan nila yan. Nagigets po ba? Yes. Guys, I'm inviting each and every one of you. Kung handa ka nang kumawala sa utak empleyado, kung handa ka nang e-embrace ang entrepreneurship, ang direct sales entrepreneurship, I'm willing to show you how. I'm willing to show you a whole new world kung paanong maliit, malaking pangarap, ma-achieve mo sa mabilis at legal na paraan. The question is, are you ready to take that dream? Yes! All you need to do is to believe. You need to believe. Maniwala ka sa sarili mo. And if you believe that God is good, do you believe that God is good? Yes! All the time, God is great. I know for a fact you've been praying, Lord, bless mo naman ako, mabait naman ako. God, bless mo naman ako. Gusto ko yumaman. Gusto ko mapagpatayo ng bahay yung magulang ko. Gusto ko mapagumot yung parents ko. Guys, logic and spirituality, pagsamahin natin. Empleyado ka. Sweldo mo, 15,000 buwan-buwan, gross. Wala kang ibang pinagkakakitaan. Mabuti kang tao, wala kang inaapakan tao. Religyoso ka, spirituality. Ano nangyari? Lord, i-bless mo ko. Bless ka ni Lord. Paano ka ba-bless ni Lord? Yung boss mo mabait. Hindi ka nililate sa trabaho. Well, hindi ka chinichismis ng co-employees mo. Hanggang doon na lang. After 10 years, binigyan ka na increase 5%. Yun lang. Pwede bang dumating yung time, sweldo mo 15,000, pagkita mo sa cheque mo, 150,000. Ba't ganun? Ay, typo. Gandang typo mo, no? Hindi pwede yun eh. Walang pagbabagsakan ng blessing si Lord sa'yo. Am I right? Whereas eto ka, empleyado ka rin. Pero meron kang part-time business in global. Okay? And then you keep on praying to God, Lord, bless mo naman ako. Ano ginawa? Binagsakan ka ng halimaw na leader sa kaliwat kanan. Sa kaliwa, ang pangalan Arnel Limpin. Sa kanan, pangalan Doc Ed. In short, yung blessing, may paglalagay wala? Meron. Meron eh. Meron. Isipin mo, dahil ka pa ng magbabalot. Ang magbabalot, Lord, i-bless mo ko ng maraming customer. Eto, 1,000,000 customer. Kita mo, 1,000,000 kada balot, di na 1,000,000 ka. Sa'yo, saan pararatingin dito? Wala eh. Pagising mo, maga ka magigising. Pagpara mo ng jeep, yung jeep, hihinto, hindi ka sasabit. Makarating ka ng maaga, makakakain ka sa oras, di ka magkakasakit, hanggang dun lang eh. Walang ibang pwedeng pagbagsakan ng blessing ng Panginoon eh. Logically speaking, pagdating sa finances mo. Kasi wala ka ibang extra income. Whereas with this, you have.
Guys, I'm inviting each and every one of you to embrace this idea. This coming April 28 is our 7th year anniversary. More than 700 na po ang milyonaryo. May mga delegates, mga milyonaryo from Nigeria pupunta, milyonaryo from Ghana pupunta, milyonaryo from Dubai, Hawaii, Taiwan, Singapore, Brunei pupunta, Korea pupunta, Hong Kong, Macau pupunta. Iba't ibang mga tao will celebrate with us. So inviting you on that precious date, April 28 sa Mall of Asia Arena. Get in touch with your uplines, get in touch with those people who invited you, may ticket sa kanila. Okay? And I'm inviting you on this date, April 27, ayan. This will be done sa Crossroads sa May Quezon City. This is only good for 2,500. Okay, 2,500 attendees yung April 27. Good news po, yung 1,500 sold out na. 1,000 na lang ang binibentang ticket. Ano po yung April 27? It's training. Kaya sa gantong negosyo, pag sumali ka, you need a lot of training. Tama po ba? Training sa umaga about the products. Pupunta po yung formulator ng Complete Phyto Energizer, yung co-formulator ko ng C24/7, Dean Morris, Master Herbalist from US, from Nature's Way, pupunta sila rito. Pupunta si Dr. Daniel Raderstorff, Chief Doctor ng DSM, isa sa mga co-formulator ng ating Vida, to train about the products. Sa hapon po, after lunch, hanggang gabi, business training. Dito ko po ilo-launch yung aking program, DocEd 100-Day Game Plan. Discover how to earn 100,000 to half a million pesos in your first 100 days. Okay po ba yan? That would be April 27. Okay? Bukod sa akin, magti-training din yung training team, magte-training din yung mga partners ko, John Aspirin and Francis Miguel. May mga motivational inspiration speaker kami, hinay pa. Okay, just to instill some breakthrough technologies in each and every one of you. Magkano tong April 27, 150 pesos lang po. Okay, matututo ko na. Ano sasabihin ko pag ako nag-imbita para mataas yung chance sa darating? Pag dumating, pagkatapos ng presentation, ano sasabihin ko para mataas yung chance sa sumali? Pag sumali, ano sasabihin ko para gumalaw tuloy-tuloy? Ano sasabihin ko para mag-resign? Sabihin mo lang, resign. Pag nade-demotivate, ano sasabihin ko para ganahan uli? It's about using the right words. The right words at the right time. Me, I'm a firm believer of using the right words. May mga taong kung ano-ano sinasabi, walang sumasali. May mga taong naman, dalawang linya lang yung sinabi, sumali na kagad. Ano yung sinabi ng taong yon na hindi sinabi ng taong nagkwento o nagkwento? Bakit mas marami sumali dito kaysa dito? Yun po yung share ko sa inyo. Okay, using the right words, compelling words on how to encourage prospects to join, how to discover yourself to earn 100,000 to half a million on your first 100 days. Guys, on that note, I'd like to finish this with a story. Since I'm a doctor, my story is about a doctor. May isang doctor sa Mandaluyong. Pamilya po ba sa Mandaluyong? Yes. Usually, pag may doktor, meron din pong pasyente. Tama po ba? Yes. Meron bang pasyente rito? May doktor sa Mandaluyong. Natapos yung clinic niya sa ospital. Kumita ng 3,000 pesos. Yes, may 3,000 ako. 1,000, 2,000, 3,000. Hinangin niya 1,000. Paghangin 1,000, kinuha niya dadulas. Paghawak niya nadulasan naman, sumuwak sa imbornal yung 1,000. Ano ginawa ng doktor? Nakaputi, lumuhod, sinundot-sundot yung 1,000, hindi niya makuha. Kumuha ng stick, sinundot-sundot yung 1,000 sa imbornal, hindi niya makuha. After a few minutes, he gave up. Binato yung stick, diyan ka na. Di bale, 1,000, kikitain din kita bukas. Kikitain din kita bukas, kikitain din kita. Bakit? Eh, sweldo ko 3,000 per day. Then lumayo na yung doktor. From afar, merong pasyente nakakita kay Doc. Eh, Mandaluyong. Disyempre, Baluyong. Sabi ng Baluyong, uy, si Doc, ang kaluhod, anong ginagawa doon? Paglapit ng Baluyong, uy, 1,000 pala yun. Hindi makakuha ni Doc. Nakita yung stick na binato ni Doc, sinundot-sundot ng Baluyong, hindi niya rin makuha. Eh, yung Baluyong, may bubble gum. Kinuha yung bubble gum. Dumikit doon sa stick. Sinundot yung 1,000. Dumikit! Paghatak na, abay, sumama! Nakakuha niya 1,000, tuwan-tuwa yung baliw, sigaw na sigaw, yay! May 1,000 na ako, may 1,000 na ako, may 1,000 na ako. From afar, yung doktor narinig. Sabi ng doktor, pamilya yung boses na yun ah, parang boses ng pasyente ko yun ah. Pagtingin niya, pasyente ko nga yung baliw. Hawak yung 1,000 ko!
tumakbo yung doktor. Habi, oy, baliw! Paano mo nakuha yung 1,000 ko? Di ba baliw ka? Sabi ng baliw, oh, baliw ako, pero hindi ako tanga. Guys, ano ang moral lesson doon? For some other people, yung gantong negosyo, kabaliwan. Pag uwi mo sa bahay, saan ka galing? Grabe, yayaman na tayo, palakpakan doon, no? Ano ang isipin ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, na hindi napanood yung buong pelikula ng AIM Global? Baliw ka, niniwala ka sa ganyan. Walang ganyan. Kalokohan yan. Walang yumayaman sa ganyan-ganyan. Para sa kanila, kabaliwan to. Sipo mo, hindi ka pa sumasali, palakpakan, ha? Yes! Power! Grabe! Di ba? Paano mo malalaman kabaliwan to? Simple lang. Punta ka bukas sa trabaho mo. Di ba may pasok bukas? Tama po ba? Pasok ka sa trabaho mo. Hanapin mo yung best friend mo doon sa kumpanya mo, sa pinagkatrabahoan mo. Tapos tsikahin mo. Sabi mo, best friend, grabe! 6 months from now, maglalabas ako ng kotse, brand new, Toyota, Vios, limited edition. Ano sasabi ng best friend mo sa kumpanya? Talaga, saan mo nanakawin? Ikaw pa? Kung ikaw maglalabas ka ng sasakyan, di dapat maglalabas din ako sa sasakyan. Eh, tanga-tanga mo. Best friend mo na yan. Samantalang dito sa kumpanya, kahit hindi mo kilala, basta member. Basta member. Kahit di mo ka grupo, kahit crossline, kausapin mo, partner, grabe sa AIM Global. Di ba grabe? Ang sabi niya, power. Tuloy mo yung usapan, partner, grabe dito sa AIM Global. 8 months from now, maglalabas ako ng kotse, pula, Toyota Vios, limited edition, brand new. Ano sabi na kausap mo talaga? Ako din! Ano ibig ko sabihin? Sa loob ng AIM Global, yung mga pangarap ko, hahatakin namin pataas. Sa labas ng AIM Global, sa labas ng AIM Global, yung mga taong di nakakaunawa, hahatakin yung pangarap mo pababa. Pag ikaw, nagdidikit ka sa mga taong walang pangarap, pag ikaw, nagdidikit ka sa mga taong baon sa utang, you're looking at yourself 5 to 10 years from now. Ganun ka din. Magdidikit ka sa mga taong positibo. Magdidikit ka sa mga taong pinag-uusapan yung pangarap. 5 to 10 years from now, ganun ka din. So, mamili ka ng didikitan mo. Baka kaya din yung buhay mo for the past few years of your life, yung mga kadikit mo, puro baon sa utang, kaaway si Bombay, kaaway yung credit card collector, kaaway yung bill collector, di ba? For a change, magdidikit ka naman sa amin. Kasi pag ikaw nagdidikit sa amin, baka a few months from today, iba na usapan. Diba? Sa nagbakasyon pamilya mo, eh, dyan lang, Puerto Princesa lang. Diba? Kailan ka nagbakasyon? Monday to Friday, weekdays para walang tao. Ayaw namin siksikan pagka weekends eh. Daming tao eh. Ew. Iba na usapan. Guys, life has been very good to us for the past 2 years and we're sharing it to ordinary people. Alam namin yung itsura ng yayaman. Alam namin yung itsura ng yayaman. Alam mo ba itsura ng yayaman? Yes. Tanong niyo, ano itsura ng yayaman? Yes. Tanong niyo, ano itsura ng yayaman? Yes. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo! Sabihin mo, huy! Huy! Mukha kang payaman! Mukha kang payaman! Bumawi ka naman, sabihin mo, ikaw din. Guys, thank you very much. You've been a wonderful audience. God bless each and every one of you. The Harlem Shake.